Part 1. My lovely maid is a millionaire. Lahat tayo ay may sari-sariling dream man o woman. Karamihan sa atin, mahalin lang ng totoo ay kontento na. Pero yung iba, marami pang dapat mangyari bago nila masabi na yun na ang the one. Kilalanin si Ashley. Siya ang tipo ng dalaga na lahat ay nakukuha niya sa isang iglap. Pero paano kung dumating sa buhay niya ang binatang walang pakialam sa angking niyang ganda? I am such a loser. Yun ang pakiramdam ni Ashley. Lahat na lang kasi ng sinisimulan niyang negosyo ay nalulugi. Dagdag pa sa kumukonsumi sa kanya ay ang pakikialam ng lola niyang desperadang pasiglahin ang kanyang love life. Feeling lost and confused, she decided to find peace for herself. At natagpuan niya yon sa isang liblib na probinsya. Sa pagtigil niya ron, ay hindi lang katahimikan ang nasumpungan niya, kundi ang isang dating idolo niya, si Justin Smith. At kagaya niya, mukhang may tinatakasan din ito sa magulong mundo. For the first time in a long while, she felt excited over something again. Sa pagnanais niyang maka-up close and personal ang lalaki, ay nagpresenta siyang maging kasambahay nito. Sa kabila ng paghanga niya sa binata, ay hindi niya inasahan na sa pagitan ng pagtatanggal ng mga sapot sa bahay na tinitirhan nito at sa pagliligpit niya ng sangkatutak na kalat, ay makakadama siya ng kakaibang kilig para dito. Saan kaya hahantong ang pag-ibig na nadarama niya para sa gwapong amo niya? Ibigin din kaya siya ng binata? Magandang araw, Angels! Isa na muling series story ang nais kong ibahagi sa inyo. Natsak na magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Abala sa pagtipa sa piano keys si Ashley ng mga sandaling yon. Nasa music room siya ng bahay nila at habang tinutugtog niya ang piyesa ni Bach, ay para siyang nawawala sa kanyang sarili. Napapasabay pa nga ang katawan niya sa pagtipa niya at dahil nakapikit siya habang tumutugtog, ay para siyang nakakakita ng iba't ibang kulay at hugis sa kanyang diwa. Is that what you intend to do for the rest of your life? Reality intruded. Dahil doon, ang pagkalibang niya ay nauwi sa pagkainis. Pabagsak diniinan ang mga teklado. Kapag kwan ay kagyat na tumigil sa pagtugtog. Sumalyap siya sa grandfather clock na nasa isang sulok ng music room. Alas 10 pa lang ng umaga. May isang buong maghapon pa siyang bubuuin. Doing what? Nasapon niya ang kanyang ulo. Oo na, tinatanggap na niya. Nakakaramdam siya ng pagkatalo. Yun ay isang bagay na pinakaiiwas-iwasan sana niyang aminin. And not only was she feeling that she was such a loser, she was also envious of her friend Annie. Dalawang araw pa lang ang nakalilipas mula nang ipakita ni Annie sa barkada nila ang sing-sing na binigay ng boyfriend nitong si Rodel. Engaged na ang dalawa. No big deal sa kanya kahit may mag-anunsyo sa mga kaibigan o kamag-anak na kaedad niya na mag-aasawa na ang mga ito. Hindi naman kasi siya atat na lumagay sa magulo. Pero sa pagkakataong yun, ay hindi niya maiwasang maapektuhan. Siguro ay dahil nun din niya biglang nawari na walang direksyon ang buhay niya. Si Annie ay may matagumpay na career. Dati itong VP for marketing sa isang malaking real estate company. Pero nag-resign ito para magtatag ng sariling negosyo, ang Bread and Stuff. Ngayon ay nanganganak na yon ng mga sangay sa iba't ibang malls. At malapit na di umano yon mag-open for franchising. Nung isang taon ay bumili ng bahay si Annie mula sa sarili nitong pera at hindi galing sa mga magulang nitong handa naman itong bigyan kung hihingi ito. I wanna make it on my own. Yun ang drama ng kaibigan niya. And by golly, she was indeed making it. Dagdag sa tagumpay na tinatamasa nito sa karera nito ay may matiwasay at makulay itong love life. Ngayon nga ay malapit na itong ikasal. It was as if Annie had everything. At yun ang lalong nagparamdam sa kanya na talunan siya.
siya ba ay ano na ang na-accomplish? Napangiwi si Ashley. Pagka-graduate niya sa kursong Business Administration, ay binigyan siya ng puhunan sa negosyo ng daddy niya na kasosyo sa Builders and Planners, isang malaking urban planning development firm. Ang gusto nga nito ay architecture o kaya ay civil engineering ang kunin niyang kurso. Pero ipinag-iitan niya rito na hindi niya feel ang mga kursong yun at malamang na hindi kayanin ng brain cells niya. Nagkasundo na lang sila sa business administration na kurso. Isang salon and fitness ang una niyang itinatag na negosyo. Ilang buwan pa lang yung nag-ooperate ay nabaon na siya sa utang. Bukod kasi sa panimulang kapital na ibinigay sa kanya ng daddy niya, ay nangutang pa siya sa bangko. If her father did not bail her out, she would have defaulted on her payment. Isang deli ang sinunod niyang binuksan. Hindi rin yun gaanong kumita. It earned barely enough to keep it afloat for a few months. Pagkatapos ay nalugi na siya. Isang arts and crafts shop, isang resto bar, at isang boutique ang mga naging business ventures niya pagkatapos noon. Pero mukhang hindi niya namana ang business acumen ng kanyang daddy o wala sa ginagawa ang loob niya. O may balat siya sa puwit dahil wala ni isa sa mga yun ang pumatok. Mas maigi pa yata na ihagis na lang niya sa Ilog Pasig ang perang inubos niya sa naturang mga negosyo. Hindi pa siya masyadong nahirapan. So now, she was experiencing a major depression in the making. In the making pa lang dahil pinipigilan niya yun. Ayaw niyang ma-depress. Ayaw kasi niyang umiiyak dahil pumapangit siya. Ayaw niyang nagmumukhang nalugi kahit totoo naman yun. At ayaw na ayaw niya ang nalulungkot dahil lalong-lalo na yung ipinamumukha sa kanya na isa siyang talunan. Ashley, nandito ka pala! Bumukas ang double doors ng music room at parang rain ang pumasok doon si Mamita, ang dakilang lola niya na ayaw magpatawag na lola. Masakit daw yun sa tenga. Mabuti naman! Para itong kinikilig na dalagitang tumabi sa kanya sa piano bench. I just got this text from my BFF! Anito. Ano po bang malaking kasalanan ko at ginaganito ninyo ako? Parang gusto niyang sumbatan ang langit. Ano ho yan? Tanong niya na pinilit lagyan ng isang patak na enthusiasm ang kanyang tinig. Her grandson just got back from the States. Isang EMT sa Seattle si Joros. Pero nagbabalak na raw mag-retire at ang gusto niya ay sa Pilipinas na tumira. He's thinking of settling down at ang gusto raw niyang mapangasawa ay isang Filipina. That's wonderful, right? Kasinluwang yata ng NLEX ang ngiti ni Mamita at kasinliwanag ng halogen lamp ang anyo nito. Yeah, great, Anya. What does that have to do with me? Gusto niyang itanong yun, pero nahinuha rin niya agad kung ano ang connection nun sa kanya. They are having a small get-together this weekend. Imbitado ako. Tayo. We're coming, right? Sure. Sa tinagal-tagal na niyang nabuhay sa piling ng lola niya, ay alam na niya na yun lang ang tamang sagot sa ganong mga katanungan nito. Anything else would result in a long and tedious argument. Mula yata nang mag-asawa uli ang daddy niya, pagkalipas ng mahigit isang dekadang pagiging biyudo, ay naging misyon na rin ng mamita niya ang ihanap siya ng kapareha. Much to her dismay. Hindi nakakatuwa na mayat maya siyang inaaya nito sa kung saan saan at inihaharap sa kung sino-sino. Purasado siyang umingiti kahit wala siya sa mood. Napipilitan siyang makipag-date sa ipinakikilala sa kanya. Kahit pa sa unang pagkikita pa lang nila ng nirereto sa kanya, ay alam na niyang malabo siyang magkagusto rito. Her grandmother was like a force of nature. Para tong lindol o kaya ay category 5 na twister. Mahirap tong kalabanin, lalo na ang pigilan. Kaya ride lang siya ng ride sa ngalan ng kapayapaan. Kaya nga lang, nakakasawa rin kung minsan. Lalo kapag nasa ganoong punto siya ng buhay niya. She was feeling lost and confused. She had to admit that. Ang daddy niya ay nagliliwaliw sa Caribbean ng mga sandaling yun kasama ang stepmom niyang si Amor. Wala namang kaso sa kanya ang muling pag-aasawa ng daddy niya. Yun nga lang, sa isang sulok ng bahagi ng isip niya, ay binubuhay noon ang isang malaking katanungan. What am I gonna do with my life? Ang gusto niya ay manahimik at mapag-isa. Yun ay hindi para makapag-imo
kundi para makapagnilay-nilay siya ng mabuti. When you want something, you should be willing to do anything to get it. Dapat walang arte at keme. No retreat, no surrender. Ewan niya kung sino sa mga kakilala niya ang nagsabi noon. The words just stuck in her mind. What do I want? Naitanong niya sa sarili. First, she wanted peace and quiet. Second, she wanted to be free, even for just a while, to do what she wanted when she wanted it. Third, she would like it very much if she wouldn't have to smile and be nice to a guy, or even to meet him, when she was not in the mood to do so. Good luck na lang sa kanya. Hindi mangyayari ang mga yun habang nandun siya sa bahay nila. Mabait si Mamita at alam niyang mahal siya nito. Pero hindi rin ito matitiis na hindi makialam sa iba't ibang aspeto ng buhay niya. Lalo na at ayon dito, ay nangunguluntoy na ang love life niya. Wala na nga raw siyang career, wala pa siyang boyfriend. Sobrang kawawa naman daw siya. Saan naman siya pupunta? Parang sagot mula sa itaas, naglaro sa diwa niya ang anyo ni Manang Carmen, ang dating yaya niya. Naka-diapers pa raw siya nang magsimula siyang alagaan ito at hanggang nang makagraduate siya ng high school ay naroon ito sa kanila. Hindi pa nga sana ito aalis kung hindi nagloko ang asawa nito. Bumalik ito sa probinsya para subukang ilayo sa kahinumalingang babae ang kabiyak ng yaya niya. Nagtagumpay naman siguro ito dahil hindi na ito bumalik. Pero sumusulat ito sa mga katulong nila na kakilala nito, na ito rin ang nagrekomenda sa kanila. Kaya nakarating ang mga balita sa kanila. Ayon sa mga ito ay maayos naman ang lagay ni Manang Carmen. Nag-asawa na ang nag-iisang anak nito at nagpapadala yun ng pera dito. Kaya hindi na kailangang mamasukan ng dati niyang yaya. Minsan na siyang nakarating sa probinsya ng yaya niya sa Santa Lucia. Napakatagal na panahon na noon. Kasama niya ang daddy niya. Idinaan nila ron si Manang Carmen para bumisita sa pamilya nito. Samantalang sila naman ay tumuloy sa pagbabakasyon nila. Last time she heard, her yaya's province was being touted as one of the newest vacation spots in the country. Ang problema lang dun ay ang kakulangan ng infrastructure. Pangit ang mga kalsada at may mga lugar na wala pang kuryente. Wala rin daw gaanong mga pwedeng matuluyan na papasa ang amenities sa mga pihikang turista. Ang mga nagagawi ron, kadalasan, ay yung mga naghahanap ng naturang unspoiled beauty, which would suit me just fine. May ideyang kasingkinang ng diamante na kumislap sa isip ni Ashley. Kailan daw yung get-together kung saan siya ipapakilala na naman ng lola niya sa kung kanino? Sa darating na weekend? Pwes, bago pa dumating yun, ay determinado siyang wala siya sa bahay na yun. Nangingiti na wika ng dalaga sa sarili. Gusto mo ng katahimikan, hindi ba? Ayan! Pakasawa ka. Yun ang sumiksik sa isip ni Ashley habang nakaupo siya sa katawan ng punong inanod sa baybayin at nakatangkod siya sa karagatan. Pagkatapos ng umaatikabong pagtatalo nila ni Mamita, nakaalis din siya sa bahay nila para maglungga sa lugar na malayo sa kabayasnan. Pero kinailangan pa rin niya ang tulong ng daddy niya para mapapayag niya si Mamita. Tuwang-tuwa siyang tinanggap ni Manang Carmen, pero ayaw naman niyang makaabala rito. Kaya sa isang inn siya tumuloy. Kakilala rin ng yaya niya ang may-ari noon. It had the barest of amenities, pero at least malinis ang lugar at higit sa lahat, tahimik. Hindi peak season kaya halos siya lang ang guest doon. She had the place almost to herself, which suited her just fine. Sinamantal niya ang pagkakataong mag-isip. Isang gawaing dinidibdib niya ngayon. Iginala ni Ashley ang paningin sa paligid. Puno ng nyug, dalampasigang nalalatagan ng ginintoang buhangin. Walang hanggang karagatan ang natatanaw niya. There was no one around as far as her eyes could see. Nakakaloka rin pala yun. Do you care what you're hoping for? When you look behind you, there's no open door. Wika ng bahagi ng isip niya. Tumayo pa siya sa kanina na kinauupuan niyang tuyong katawan ng puno para mas makabuelo siya. Parang batang nagkakanta siya. Nagulantang lang siya nang istorbohin ng malakas na tahol ng pagkanta niya. Ay! Ano ba yan?
Hiyaw niya dahil sa gulat. Naging dahilan yun para mawalan siya ng panimbang. Mabuti na lang at buhanginan ang nasa paligid niya, kaya walang tinamong pinsala ang kanyang pigi at pangupo. Pero hindi pa yata siya ligtas sa peligro. Nawari niya yun nang mag-angat siya ng paningin at makita niya ang dambuhalang asong halos nasa mukha na niya ang nguso. The dog barked once more, and she shivered when she saw its large fangs. Mag-isa lang siya, kaya walang sasaklolo sa kanya. Inilapit pang lalo ng aso ang nguso nito sa kanya. Napapikit na lang siya, pero hindi niya maiwasang ma-imagine ang pakiramdam ng malalaking pangil kung sakaling bumaon ang mga yon sa malalambot niyang balat. Sa halip na kagat ang maramdaman ni Ashley, ay isang malapad at basang bagay ang tila humilamo sa mukha niya. Ew! Bulalas niya nang matukoy ang dila ng aso. Napadilat agad siya. Umatras naman ang aso, saka siya muling kinahulan nito. Relax! Sabi niya rito, peace tayo! Kumahul uli ito, pero mukhang wala naman itong balak manugod. Nang mapagmasdan niya to, ay natawa siya. The dog was a Labrador at mukhang purebred yun kung ang itsura at tindig ng aso ang pagbabasehan. She had nothing to fear. Sanay siya sa aso kaya alam niya na mukhang dambuhala man ang nasa harapan niya ay napakabait naman ng ganong breed ng aso. They were gentle giants. Saan ka naman nang galing ha? Sabi niya sa aso. Kumahul uli ito, saka umungot. Mukhang may problema to. Excuse me, hindi ako nakakaintindi ng dog language. Anya rito. Kumahul na naman ito at umukot. Mukhang talagang may ipinahihiwatig ito, dangan lang at hindi talaga niya magets kung ano yun. Gutom ka ba? Wait lang. Patakbo niyang tinungo ang tinutuluyan niyang in. Agad namang sumunod sa kanya ang aso. Isang pakete ng biskwit ang inilabas ni Ashley. Binigyan niya ang aso na walang alinlangang kinain nito ang inabot niya ritong pagkain. Pero sa itsura nito ay hindi ito mukhang gala. Malinis ang balahibo nito, hindi maamoy. Kung ganun, ano nga ba talaga problema nito? Pagkatapos niya itong pakainin ng dalawang pakete ng biskwit, ay binigyan niya ito ng tubig. Uminom ito pero kaunti lang. Pagkatapos ay nahiga ito sa sahig. Uy, hindi ka pwede rito! Pulgasin pa ako, no? Umupo siya sa tabi ng aso. Sinalat-salat at hinawi ang balahibo nito. Wala siyang nakitang kuto, garapata o pulgas doon. Isa na naman yung palatandaan na mayroong nagmamay-ari sa matikas na aso. Eh, saan ka ba talaga nanggaling, ha? Tumingin sa kanya ang aso, saka ito umungot na naman. At nun niya parang nahinuha ang posibleng problema nito. Hindi kaya ito naliligaw? Naliligaw ba ang aso, ha? Sabi niya rito. Kumuwag ang buntot nito. Kung umaayon ito sa sinabi niya o natutuwa lang na kinakausap niya ito, hindi niya alam. Diba naaamoy niyo ang daan? Hindi ka ba nagwiwiwi sa bawat kantong nadadaanan mo? The dog just kept on wagging its tail. May isa pang tanong na mas nangangailangan ng sagot. What am I going to do with you? Tanong niya sa aso. Noon naman biglang tumigil sa pagkawag ang buntot nito. Tila naging alerto ito. Itinaas ito ang ulo. Waring may pinakikinggan. Kapag kwan, ay bigla itong tumayo at nagkukumahog na lumabas ng bahay. Sinundan niya ang aso. Mabilis ang takbo nito kaya hirap siya sa pagsunod dito. Nang ilang metro na rin ang natatakbo ng dalaga, ay saka siya nakarinig ng boses. Brando! Boses yon ng isang lalaki. Kumahol ang aso at lalo pang binilisan ang pagtakbo. May mga puno at tanim sa dinaraanan niya, kaya hindi agad niya makita kung sino ang pinuntahan ng Labrador. Pero may narinig siyang nagsalita. Where did you go this time? Naudlot ang paghakbang niya. May accent kasi ang pagsasalita ng lalaki. Banyaga ba to? Na-curious siya, kaya hinawi niya ang sangang may mayabong na mga dahon na nakaharang sa paningin niya. Naging malaking O ang bibig niya nang makita niya kung sino ang kakulitan ng aso. Kinusot pa ni Ashley ang mga mata niya pagkalipas ng ilang sandali. Baka kasi nasobrahan lang ang higop niya ng hangin dagat, kaya naghahallucinate siya. O kaya ay kamukha lang ang lalaki ng taong inaakala niya. Dahil bakit naman sa dinami-rami ng mga lugar sa mundo, ay doon pa ito mapapadpad. Let's go, Brando.
anang lalaki. Tumayo na ito mula sa pagkakatalungko. The man was tall. Malaking bulas din ito. Pero ang mas umagaw ng pansin niya ay ang mga daliri nito. They were long and tapered. Musician's hands. At ngayong nakaharap na ito ng todo sa kanya, ay mas nakatsyak siya na hindi siya namamalikmata lamang. The man standing just a few feet away from her was none other than Justin Smith. Really? Justin Smith? Hindi talaga siya makapaniwala. Naglaro agad sa diwa niya ang isang tagpo. She was around 12 at that time. At yun ang unang pagkakataong manood siya sa pagtatanghal sa PICC. Kasama niya ang mommy at daddy niya. Bata pa siya ay mahilig na siyang tumugtog ng piano. Kaya nga hindi pa man siya tumutungo sa preschool ay nagpiano lessons na siya. Bilang treat sa kanya ng mga magulang niya ay isinama siya sa konsyerto ng isang di umanong papasibol na concert pianist. Ang espesyal pa sa pianistang yun ay may dugong Filipino ito at sa Pilipinas ipinanganak at nanatili hanggang makagraduate ng grade school. Naging Smith lang ang apelido nito dahil nag-asawa ng Banyaga ang ina nito. Kung ang mga kaedad niya ay may banda at rockstar ang nakahiligan, siya ay mga pianista ang mga iniidolo. Kakaiba nga siguro siya sa aspetong yun, pero lumaki rin siya na ang naririnig ay piano music. Noon nga raw ipinagbubuntis siya ng mommy niya ay parating mga musika ni na Mozart, Bach at Beethoven ang nakasalang sa player nila. Yun ay dahil sa teorya na nakakatalino ang pakikinig ng classical music para sa mga sanggol kahit pa yung mga nasa sinapupunan pa. Namana rin siguro niya ang pagkahilig doon ng mommy niya. Nagulat si Ashley nang sa pagsindi ng spotlight na nakatutok sa piano sa entablado ay isang binatilyo ang makita niya. Inakala kasi niya na mas may edad na ang tutugtog. And then the boy started playing and she was lost in awe. Ang tagal na panahon na nang maganap yun. Pero pakiramdam niya bigla ay kahapon lang yun nangyari. Sa ilang taon pagkatapos ng konsyerto na yun, ay sinubaybayan niya ang karera ni Justin Smith. Pero hindi na ito nagtanghal uli sa Pilipinas. And then after a while, she lost track of him. Pero ang hindi nawala sa kanya ay ang matinding paghanga niya para sa binata. Ngayon ay nasa harap niya na ito. Totoo ba yun? O isang panaginip lang? Come on boy! Udyok ng lalaki sa aso. Hindi niya plinano ang gagawin niya. Hindi nga niya pinag-iisipan yun. Basta namalayan na lang niya na palihim siyang sumusunod sa lalaki at sa aso nito. Sa isang bahay humantong ang mga ito. Luma na ang bahay. Pero may kalakihan yun at naaalagaan naman ng maayos. Kung tama ang intindi niya sa sinabi ni Manang Carmen, paupahan ang bahay na yun. Irerekomenda sana nito yun pero nasabi nito na masyado yung malaki para sa kanya. Isa pa, kung dun daw siya ay mapipilitan siya na siya ang magluto ng kakainin niya. Hilo pa siya nun sa mahabang biyahe, kaya hindi na siya nakahirit. Nagpatianod na lang sa mga rekomendasyon ng dating yaya. Tumuloy sa front door ang lalaki kasunod ang aso nito. Pagkatapos ng mahaba-habang pag-aatubili at pagkalipas ng ilang ulit na pag-urong sulong, ay maingat siyang naglakad patungo sa bakuran. May gitang bahay, pero hindi yon sinara ng lalaki. Sana lang ay huwag gumana ang radar ng aso. Kung hindi ay baka mapagkamalan siyang masamang tao ng lalaki. Habang nasa labas siya, ay naulinigan niya ang tinig nito. You're always hungry anyway. Sabi nito, that's why you're turning into a pig. I should have left you in the city, you know? You're more trouble than you're worth. Hindi siya nakatiis. Sumilip siya sa bintana. Nasa bandang komedor ang mag-amo at kaya pala hindi naaaleto sa presensya niya si Brando ay mas interesado ito sa pagkain. Nakangudngud ang nguso nito sa bowl at mukhang halos hindi ito humihinga habang panay ang lunok. Nagulat si Ashley nang makita ang loob ng bahay. Ang kalat! May mga magazine sa sahig na ewan niya kung nagsisilbi na rin carpet. Yung mga bulaklak sa florera na inilagay yata ro'n nung isang taon pa ay nandun pa rin. May nakasabit na kurtina sa ilang bintana, pero madilim ang kulay ng mga yun, kaya nakakadepress. Umatikabo ang mga katanungan sa isip niya. Anong ginagawa ro'n ng lalaki? Parang hindi niya ma-imagine na naglulungga sa ganung lugar ang isang katulad ni Justin Smith.
At kung type man nito na maglunggaron, bakit ang gulo-gulo ng tinitira nito? Nasaan ang pamilya nito? May asawa ba to? Girlfriend, significant other. Parang bigla ay gusto niyang abutan ito ng slam book para malaman niya ang mga sagot sa katanungan sa isip niya. Maya-maya ay napansin niyang nag-angat ng ulo ang aso. Tila umamoy-amoy ito sa paligid. Nabahala siya. Ngayong hindi na ito abala sa paglamon, ay baka gumana na ang pagkaaso nito. She slowly backed out from the window. Madali nang sumagap ng impormasyon tungkol sa lalaki. Tanda niya, nung bata pa siya ay matinding sumagap ng chismis si Manang Carmen, gaya ng katulong nito. Alam na alam nito kung sino sa mga katulong ng kapitbahay nila ang lumalapit sa kung sino-sinong driver, ordinero o security guard. Ang ganong abilidad ay malabong kumupas. Kaya kung may gusto siyang malaman tungkol sa pinag-iinteresan niyang lalaki, ay bakit pa siya lalayo? At bakit ka magpapahuli? Bago pa masagap ng matakaw na labrador ang amoy niya at ibisto sa amo nito ang pagsunod niya sa mga ito, ay binilisan na niya ang pagkilos. Nag-evaporate na parang bula ang boredom niya. Mukhang magiging entertaining at kasiyasiya ang paglagi niya sa lugar na yun. Sana lang ay huwag munang maisipang umalis ng lalaki. Sus, Ginoo, Ashley, malilintikan ako sa daddy mo. Bulalas ni Manang Carmen nang sabihin dito ng dalaga ang gusto niyang mangyari. Tumigil kang bata ka, puro kalokohan ang laman niyang utak mo. Bata ka pa, ganyan ka na, lahat ng gusto mo ginagawa mo. She should be offended, but she was not. Si Manang Carmen ang isa sa iilang tao na nakakapagsalita sa kanya ng ganon nang hindi siya napipikon. Isa pa, sa isang bahagi ng isip niya ay alam niyang may katotohanan naman kahit slight lang ang mga sinabi nito. Where's your sense of adventure, Yaya? Sabi niya dito. At hindi ito kalokohan. No, it's something called, well, experience. Experience, adventure, kalokohan ang tawag dyan. At alam mo yan, giit nito. Sige na naman, Yaya. Ginamit niya ang pinakamalambing na tinig niya. Pinagmistula rin niyang mas maamo pa sa kordero ang itsura niya. Bihirang pumalya rito ang ganoong taktika niya noong bata pa siya. Kahit nga sa daddy niya, kung minsan ay nakakalusot pa yun. Naku, Ashley! May takot din naman ako sa daddy mo, no? Habang nandito ka sa poder ko, ay sagutin kita sa kanya. At alam mo naman na mahal ka nun. May isang hibla ng buhok mo ay ayaw niyang malalagas. At dati yon, Yaya, bago siya makahanap ng ikalawang true love. Busy siya kay Tita Amor at ilang linggo pa silang mamamasyal sa kung saang-saang sulok ng mundo. Kaya huwag niyo nang alalahanin yun. Pinagmasdan siya nito. Hinagod-hagod nito ang buhok niya. Yun ba ang dahilan at nahihibang ka, ha Ashley? Nagsiselos ka ba sa madrasta mo? Tanong nito. Ho! The thought never crossed her mind. Oo, inamin niya. Nung una ay medyo nanibago siya sa ideyang may kapalit na ang mommy niya sa buhay at puso ng daddy niya. Pero malaki na siya at marunong nang umunawa kahit kung minsan ay hindi halata. Kaya taos sa puso niya ang pagbibigay ng basbas sa pag-aasawa uli ng kanyang ama. Ganyan lang yan sa simula. Masasanay ka din, anang yaya niya. Eh, pero... Itatama niya dapat ang maling akala nito. Pero naudlot ang pagpaliwanag niya nang may naisip siya. Sa halip, pinalungkot niya ang anyo niya. Naninibago pa nga lang ako siguro. Kaya kailangan kong maglibang ng kahit kaunti habang super busy si daddy sa honeymoon niya. So, Yaya, please, help me naman. Bata ka, maluloka ako sa'yo, reklamo nito. Napangiti ang dalaga. There was something in the woman's tone that was telling her that she was about to give in. Please, Yaya. Pinapungay pa niya ang mga mata niya. Ay, nako, pahimutok na sabi nito. O siya, sige na nga. She knew it. Bata pa siya ay kakutsaba na niya sa mga kalukohang pinaggagawa niya ang yaya niya. Hindi siya matiis nito at hanggang ngayon pala ay ganun pa rin ito. Noon niya natanto kung gaano kahalaga ang papel na ginampanan nito sa buhay niya. Sinugod niya ito ng yakap. Thanks! Thanks, Yaya! The best ka talaga! Hinalikan pa niya ito sa pisngi. Tantanan mo ko? Umayos ka, Ashley, ha? Ayokong managot sa daddy mo! Hindi ka mapapahamak, ya, promise! Saad niya. Her heart started to race with excitement. Ganon siya kapag may bago siyang project. At ang nakalinya niyang kakaririn ngayon ay ang pagtatangkang maka-up close and personal ang idolo niya.
The best talaga si Manang Carmen dahil nakasagap agad ito ng maraming chismis. Oo, isang Justin na manunugtog nga raw ang nangungupahan sa lumang bahay. Maliban sa alaga nitong aso ay wala raw kasama ang lalaki. At yun daw ang talagang gusto nito, kaya sa liblib na bayan na yun ito nagbabakasyon. At ang pinakawagi sa mga impormasyong nakalap nito ay nang mga panahong yun daw ay nasa proseso ng paghahanap ng tigasin ang lalaki. As in, tigasaing, tagalaba, tagalinis, at kung ano-ano pa. And that was where she wanted to come in. Hindik na hindik naman si Manang Carmen nang sabihin niya rito ang brilliant idea niya. Ikaw? Papasok na ka sa bahay? E di tuluyan na akong malalagot sa daddy mo! Bulalas nito. Halos kasinlaki ng platito ang nanlalaking mga mata. At ano bang alam mo sa mga gawaing bahay, Aber? Baka ikaw ang ibitin ng Justin na yun kapag nadiskubre niyang isa kang maluloko. Pagkatapos ng ilang naunsyami niyang mga negosyo, napag-isip-isip niya na kailangan niya ng break. Gusto niyang gumawa ng isang bagay na gagawin niya nang dahil wala lang. Gusto lang niya. Trip lang. And the more outrageous it is, the better. Pangalis-inip man lang ba? And it would be a very temporary thing anyway. Yaya ha? You're making insulto to me. You think I don't know how to make laba-laba and luto-luto? Of course I do! Anya, natila konyotik na kulahiyala. Totoo yun. Kasama sa personal enhancement program na inilunsad niya kamakailan lang, ang pagpipilit ng patuto ng mga gawaing bahay. Pagkatapos ng ilang karumal-dumal na resulta ng pagtatangka niyang magluto, ay natuto rin siya. Ilang damit din ang naging casualty bago sa wakas ay natuklasan din niya ang sekreto ng tamang pagplansya. Ang paglalaba? Well, madali lang yun. With the right detergent, she did those things because other aspects of her life were going down the drain. At least, may ma-accomplish man lang siya kahit paano. Kaya buo ang kumpiyansa niya ngayon na kaya niyang pumasa sa pamantayan ng Justin Smith na yun. Bakit ba naman gusto mo pang maging kasambahay sa lalaking yun? Eh di magpakilala ka na lang sa kanya kung type mo siya. Giit pa ni Manang Carmen. Yaya, what's your language? Kunwari ay nahindik siya. Hindi ko siya type, as in type. Naiintriga lang ako sa kanya. At dahil dating idol ko siya at nandito na rin lang ang pagkakataon ko na maka-up close and personal siya. Well, it's such a shame not to take advantage of the opportunity, right? Oo, sige na. Kunwari naniniwala na ako. Halata sa boses nito na hindi ito gaanong kumbinsido sa mga sinasabi niya. Besides, marching right up to him and introducing myself won't work. Patuloy siya sa pagdadakdak. Tsak na umiiwas sa tao ang lalaki. Ayun nga, at naghanap pa ito ng pagbabakasyon ng nasa sulok ng bahagi ng Pilipinas. Umaasa marahil ito na sa ganoong lugar ay hindi ito makikilala. At patok naman ang ideya nito. Ayun nga, at kahit kaunti ay hindi na impress si Manang Carmen nang sabihin niyang may celebrity na namumugad sa bayan nito. Sana si Echo na lang o si Piolo ang napadpad dito. Masaya pa ako, komento nito. Kahit nga si Ricky Martin lang, komento nito. Yaya, alam kong bading yun. Mano man kung baklita siya, gusto ko pa rin yung mga kanta niya. Napapagiling ako sa La Vida Loca. Anya, natawa bigla si Ashley. Siguro next time baka si Ricky Martin ang pumarito. Anya, naalala rin niya bigla ang isang artikulong nabasa niya tungkol kay Justin. He simply hates it when women come on to him as though they are commodities he would certainly be interested in. And he hates it more when they throw themselves at him. Yun ang nakasaad sa isang bahagi ng artikulo. Kaya hindi siya dapat umasta na atat siyang makilala ito. She would get to know him using a different tactic. So what? Kung mapipilitan siyang magbanat ng buto, it would be an experience at the very least. Umaasta siyang dakilang movie fan. Nawari niya. Pero ano bang masama kung magkaroon siya ng adhikain sa buhay sa puntong yun na parang nawawalan na siya ng mission and vision? For now, that would be her goal, to get to know her idol. Crazy, pathetic, sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Pero napansin na lang siya. So, will you help me, Yaya? Please? Bata ka! Iba na lang ang pag-interesan mo! Magliwaliw ka na lang dito! Yun naman ang sabi mong balak mong gawin na. Wika pa ni Manang Carmen na todo pa rin ang pagkakunot ng noo. Did that got bored? Saad niya. Hiningang tila hinugot mula sa kaila-ilaliman ng lupa ang pinakawalan nito.
ni hindi natin alam ang pagkatao ng Justin Smith na yon. Mamaya masamang tao pala siya, o kaya ay makati ang kamay. Tapos, pupunta ka ron ng ganun-ganun lang. Malalagot talaga ako sa daddy mo kapag napahama ka dahil sa pangungunsinti ko. Okay, here's the deal. Dakilang chimidora naman kayo, right? Hindi mag-double time kayo sa pagsagap ng chismis tungkol sa kanya kung babait ba siya o tinutubuan siya ng pangil sa gabi. Me? I know he's an okay person. Wala namang napabalitang nadawit siya sa kahit na anong iskandalo. Besides, I know self-defense. Umarko ang isang kilay nito. No kidding! Giit niya. Kasama pa rin yun sa personal enhancement program niya. At kinarin niya yun dahil mapapakinabangan niya yun kapag nagkataon. Pinakatitigan siya ni Manang Carmen. Wala itong kakurap-kurap. So, okay na tayo. Payag na kayo. Wala siyang balak tantanan ito kahit na kung makatitig ito ay parang may heat vision ito. At balak siyang silaban nito gamit yun. Ay! Sige na! Oo na! Alam ko naman na kapag hindi kita tinulungan, hahanap at hahanap ka ng ibang paraan. Pero bago ang lahat, mag-iimbestiga muna ako na maigi. Anito. Go, Sherlock Holmes! Wika niya. Napailing na lang ito. Are you sure she can do the job? Tanong ni Smith. Hindi kay Ashley kundi sa dati niyang yaya. Baka naman maarte yan at walang alam sa gawaing bahay. Wika pa ng binata. Nakakainis ang sinabi nito. Pero bago siya mayamot, ay naaliw muna siya. Matatas managalog ang lalaki. Kaunting-kaunti lang ang tuwang nito. Halos hindi halata. Excuse me, hindi ako. Naudlot ang nakaambang panggagalaiti niya nang bahagya siyang sikuhin ni Manang Carmen. Ang tulis pala ng siko nito. Masipag po ang batang to. Eh kung ako lang sana ang masusunod, mas gusto ko na ako na lang. Ilang beses na umubo-ubo ito. May angking pang best actress pala to. Mas gusto ko ng ako na lang ang kumayod. Ang kaso, mahina na ang katawan ko. Eh, nagpumilit itong pamangkin ko na mamasukan. Eh, tsempong nabalitaan ko sa bayan na nangangailangan kayo ng tagalinis at kung ano-ano pa. Naisip ko naman mas maganda kung sa inyo muna mamamasukan itong si Ashley kaysa lumayo pa siya. Kaya sana tanggapin nyo na siya. Umubo uli si Manang Carmen pagkatapos. Don't you need to go to a hospital or something? Sabi ni Justin. Hindi naman siya malala at hindi nakakahawa ang sakit niya. Sambit bigla ni Ashley. Baka kasi mahintakutan si Justin sa germs na inaakala nitong taglay ng dating yaya niya. Emphysema ang sakit niya. Nakuha niya sa paninigarilyo mula nung 14 pa lang siya. I see. Tumango-tango ang lalaki. Mas gwapo ito sa personal at sa malapitan. Yun ang nadiskubre niya. Hindi kasi gaanong halata sa malayuan at sa mga litrato ang mahahabang pilikmata nito. Kung sa iba na ipagkaloob ang ganong kahabang mga pilikmata, ay malamang na magmukhang malambot ang lalaki. Pero may bahid ng kabruskuhan ang dating ni Justin. Dagdag pa ang malakas na dating nito, napapalis sa anumang pagdududa sa kasarian nito. Itinoon ng binata ang mga mata sa kanya. Para bang may kung anong inaaninag ito sa kanya kung makatitig ito. Kung siya ang tipo ng babaeng kinikilig pag nakakakita ng crush, ay malamang kanina pa siya nagtititili. Kaso hindi siya gaanong kiligin. Looking at Justin was akin to watching a very lovely painting. She could appreciate the beauty of a masterpiece without swooning. At kaya ng powers niya na makilatis ang isang masterpiece nang hindi siya pinanginginigan masyado ng laman. I don't know. Tila nag-aatubili ito. I don't know ka dyan. What's wrong with me, ha? Huh? Ngaling-ngaling niyang singhala nito. Masipag ako, sir, at mahusay. Pinalaki ako ni tita na mahusay sa trabahong bahay. Saad niya. Noon pumasok sa eksena ang asong naging daan para madiskubre niyang may celebrity na naglulungga sa gawing iyon ng mundo. Galing si Brando sa gawin ng kusina at pagkakita nito sa kanya ay dinaluhong siya nito. Halata sa buntot nito na kilala at natutuwa itong makita siya. Sa simula ay panay ang iwas niya sa pakikipaglaro nito sa kanya. But she soon realized it was a losing cause. Halatang walang balak ang aso na tantanan siya. Kahit nga sinisita ito ni Justin ay hindi nito pinapansin ng lalaki. O siya, sige na nga! Pahayag niya at hinayaan na lang itong gawin ang nais. Naaalaw rin naman siya rito. Nung bata siya ay gusto niya ng pet dog. Pero ayaw ng mommy niya. May asma kasi siya noon at baka raw makasama sa kanya na malanghap ang balahimo ng aso. Pero nanatili ang pagkahilig niya sa aso.
Baka nga pagbalik niya sa kanila ay bumili siya nun. Hinaplos niya ang ulo ni Brando. Sa kalaunan naman ay naibsan na ang excitement nito. Bumaba na ito at naupo na lang sa tabi niya. Pero nakakatuwa na ipinatong pa nito ang ulo sa hita niya. I trust my dog's judgment. Saad ni Justin. It seems to like you. Okay, I'll give her a try. Baling nito kay Manang Carmen. Stay out na lang muna siya, ano? Hirit ng yaya niya. I prefer that. Ani Justin. Ganun lang muna, then we'll see how things go. When can she start? Eh kahit kailan, sir. Kayo ang bahala. Would tomorrow be okay? Eh walang problema, sir. Wika pa ni Manang Carmen. Tomorrow then. Ashley was in the house bright and early the next day. Pero pagdating niya sa bahay, ay mukhang tulog pa ang nakatira dun. Nag-doorbell siya. Kapag Juan ay kumatok. Pero ni kaunting kaluskos ay wala siyang narinig. Oh, she heard a muffled bark followed by a whine. But it seemed to be coming from way inside the house. Hula niya ay nasa loob ng kwarto ang aso at hindi makalabas. At kahit makalabas ito, ay ano ang saysay? Pwera na lang kung marunong itong magbukas ng pinto. Now what? Pwede siyang bumalik muna sa tinutuluyan niya. Pero nang pabalik na siya para umalis, ay may eksenang kumislap sa diwa niya. Yun bang magigising si Justin sa masarap na amoy na nagmumula sa kusina? That would most likely impress him. At kanina palang pagising niya ay yun na ang main agenda niya, ang i-impress ang binata. A good first impression would go a long way in cementing a good working relationship. What working relationship? Napangiwi si Ashley. Naka-overdrive na naman yata ang imahinasyon niya. You would be doing his laundry, cleaning his house, and cooking his meals. Anong relationship dun? Ikinumpas niya sa ere ang kamay niya. Ayaw niyang may makabawas sa sigasig na nadarama niya. She hadn't been feeling enthusiastic lately. Namimiss na niya ang masiglang pakiramdam na dulot nun. She wanted Justin to wake up to a good breakfast. And by golly, she would make it happen. Pero mahirap sigurong magluto kung nandun siya sa labas at nasa kusina ang kalan. Pati ang iba pang mga kailangan niya. Lumigit siya sa kabahayan. Umaasa siyang may pwede siyang madaanan. Pero nakalock ang mga pinto at sarado ang mga bintana. Nagbabalak na siyang ipagpaliban ang pagpapa-impress sa lalaki nang mapatingala siya. May balkon sa ikalawang palapag at kalapit lang nun ang isang bintanang bukas na bukas. Sisiw sa kanya na akitin ang balkon kung ganong may mapagpalang punong nakatanim sa tabi nun. Malikot siyang bata at isa sa mga hilig niya ay ang umakyat ng kung ano-anong pwedeng akyatin. And she was quite good at it. Kaya ngayon ay mano naman kung gamitin niya ang kakayahang naman na yata niya sa unggoy para isulong ang kanyang adhikain. She took off her sneakers and a few minutes later, she was up in the balcony. Walang kaproble-problemang nakalipat siya sa bintana at nakapasok. Hindi na muna niya hinanap si Brando. Baka magtatahol ito lalo kapag nakita siya at magising ang amo nito bago pa man niya maisip kung ano ang iluluto niya para sa gwapo niyang boss. Kinuskos ni Justin ang ilong niya. Ang sarap-sarap ng panaginip niya. And it was so vivid too. Ayun nga at tila tumatagos sa pang-amoy niya ang nakakatakam na samyo ng isinangag na kanin. That was one of his favorite and one he rarely managed to eat abroad. The scent of freshly brewed coffee and fried bacon joined the symphony of appetizing smell. Para tuloy nagreklamo bigla ang sikmura niya. Kumulo yun! Humagok. Hanggang sa ang naaalimpungatan niyang diwa ay tuluyang nagising. Napakunot-no siya. Dilat na siya at sigurado niyang gising na talaga siya. Pero nasisingot pa rin niya ang masarap na amoy na nasa panaginip niya kanina. Mukhang hindi yun panaginip lang. Pero saan ang gagaling yun? Malayo ang pinakamalapit niyang kapitbahay para makarating pa sa ilong niya ang agahang niluluto ng mga yun. Nakita niyang kinakahig ni Brando ang pinto ng kwarto niya. Panay rin ang ungot nito. Nang bumangon siya ay ganun na lang ang excitement ng aso. Tinahulan siya nito. Tinalunan at nagpaikot-ikot ito sa kanya na tila ba minamadali na siyang kumilos. Nang buksan niya ang pinto ay nagkukumahog na itong lumabas. An explosion of barking followed. Inudyokan siya nito na bilisan ang paglakad. Habang pababa siya ng hagdan ay lalo niyang nalalanghap ang mga amoy na nagpapakulo ng kanyang sikmura. Nang nasa bukana na ang binata ng komedor,
ay napadda siya sa pagkaing nakita niyang nakahanda sa mesa. It was the first time in a long while that he woke up to a hearty breakfast. Nung nasa stage siya, siya ang naghahanda ng almusal niya. May mga alaalang nagsimulang magparamdam sa kanyang diwa, pero sinarhan agad niya ang isipan niya sa mga yun. Those memories were best left in the dark recesses of his mind. Ang tanong na dapat niyang malaman ay kung sino ang may pakana ng nakikita niya. Tumigil na sa pagkahol si Brando, pero parang natatanaw niya ang bulto nito sa kusina. Doon na siya tumuloy. A very domestic sight greeted him. Isang babae ang nadatnan niyang nakaharap sa stove. Nasigasig nitong hinahalo ang kaning isinasangag nito. Sa tabi nito ay nakatunghay si Brando na halatang naghihintay na may malaglag na grasya. Panay ang kawag ng buntot nito at titig na titig ito sa babaeng nagluluto. Something tugged at his heart at the sight of that scene. Parang nakakamiss maging bahagi ng mga ganong tagpo. Pero mabilis din niyang inapula ang naturang damdamin. Paano ka nakapasok dito? Sa pagdagundong ng tinig niya ay napabalikwas ang babae. Ewan niya kung ano ang meron sa mukha niya. Hula niya ay para siguro siyang handang kainin ito ng buhay dahil sa paghakbang niyang palapit dito ay napaatras ito. Aw! Napaigik ang babae. Dumikit yata ang kamay nito sa mainit na kawali. Ouch! Sakit! Pinagpag nito ang kamay. Agad niya itong nilapitan. Hinagip niya ang kamay nitong ikinukumpas pa rin ito sa hangin. Saka niya ito hinila palapit sa lababo. Binuksan niya ang gripo at isinahod niya ang palad nito sa tubig. Hold it right there. I'll go get something. Sa refrigerator siya tumuloy. Naglabas siya ng bote ng malamig na tubig. Saka siya bumalik sa tabi nito. Inalis niya sa ilalim ng gripo ang kamay ng dalaga at ang malamig na tubig ang ibinuhos nito ron. Masakit pa ba? Tanong niya. Hindi agad ito sumagot. Parang pinakikiramdaman pa nito ang kamay nitong nasaktan. Hindi naman namalayan ni Justin na nakatitig na siya sa kanyang kasambahay. Oh, okay na ako, sir, sabi ni Ashley. Pagaman ang totoo ay may nararamdaman pa siyang kaunting kirot sa palad niya. Pero mas iindahin yata niya kung patuloy itong hahawakan ni Justin. Kung bakit naman kasi bigla na nga itong sumulpot ay para pang kulog ang lakas ng boses nito. Are you sure? Inangat nito ang kamay niya at tinitigan yun. Ang init na kanina ay nakasentro lang sa palad niya ay tila biglang naging kasimbagsik ng kamandag ng kobra at ngayon ay mabilis nang kumalat sa kanyang sistema. Umayos ka, Ashley. Ngali-ngali siyang mapabulalas. Bakit kasi biglang ganun ang pakiramdam niya? Okay na nga eh. Hindi na siya nakatiis. Hinila niya ang kamay niya. Lumayo ito sa kanya. I'll repeat my question. Paano ka nakapasok dito? Anito. I'm waiting. Humalukip-kip ang binata habang nakangtingin sa kanya. Ay, yung sinangag masusunog na! Agad siyang bumalikwas. Pinatay niya ang apoy ng kalan. How did you get inside? Sa pagkakataong yun ay nasa mismong likuran na niya ito nang magsalita ito. Nang mapaigtad tuloy siya sa pagkagulat ay naatrasan niya ito. Para siyang napasandal sa pader. Ewan niya kung nag-workout ito pero katulad ng isang nagbubuhat ng bakal ang tigas ang katawan nito. Ang mga kamay nitong humawak sa braso niya ay matatag ang kapit. There was none of that gentle artistic touch in those hands. At least, not at that moment when they were holding her. Lumayo muna siya sa binata bago siya pumihit paharap. Umakyat ako sa balkon. Nagtapat na lang siya. Kumunot ang noon nito. What? Why? Kasi gusto kong simulan na ang trabaho ko. Kaso tulog ka pa ata kaninang dumating ako. Panay ang katok ko. Walang nagbubukas sa akin. You couldn't have waited? Nainip ako. At saka magpapa-impress dapat ako. Kaso pumalpak kasi bigla kang sumulpot at napaso ako. Ewan ba niya kung bakit pakiramdam niya ay parang katatapos lang yung tumakbo sa isang 25K fun run. Kapos na kapos ang hininga niya at parang hindi niya mahabol yun. Magpapa-impress? What for? Kasi kailangan ko ng trabaho. Yun ang unang nahagilap ikakatwiran. It was the most logical one anyway. I already told you I'd give you a try. Try lang yun. Kung impress ka, hindi na try lang. Go na, diba? Napakunot noon naman si Justin. Parang nawiwindang ito o nayayamot sa mga pinagsasabi niya. Handa na rin naman ng almusal kaya ihahain ko lang yung sinangag. Sir, saad niya.
I hate this. Kung nabagok siya kanina ay pwede niyang isipin na baka nagka-brain damage siya, kaya siya nagkakaganun. Kaso, napaso lang siya at hindi naman nakaka-brain injury ang pagkapaso. Kaya bakit nagkakaganun siya? She was sure of herself. Hindi siya madaling mautal, hindi matarantahin, at hindi siya sanay na parang iniiwan siya ng hininga niya na katulad ng nangyari sa kanya ngayon. Kaya nga naiinis siya sa kanyang sarili. Don't call me sir. Pahabol nito. It makes me feel old. Okay, fine, sa loob-loob niya. And I don't eat breakfast, so you shouldn't have bothered. Naudlot ang paghakbang niya. Hindi ito kumakain ng almusal? Great, just great. Piping himutok niya. Do the laundry if you want to make yourself useful. Pagkasabi nun ay iniwan na siya nito. Up close and personal, he didn't seem like a great guy. May pagka-arugante nga yata ito. At pwedeng-pwede niya itong layasan kung gusto niya. Yun ang maganda sa sitwasyon niya. But something in her rebelled at that thought. Ang isa bang kasimple-simple na gawain ay hindi na naman niya kakayanin? She felt as if she was always quitting when the going got tough. Baka yun ang rason kung bakit hindi siya nagtatagumpay sa mga sinisimulan niyang negosyo. Baka masyado siyang mabilis sumuko. At least, sa ginagawa niya ngayon ay walang perang mawawala sa kanya. Kaya kahit magpursigi siya, magtiis at magtiyaga ay hindi siya malulugi. She would be gaining experience and she was certain that it would be worth something. Sinipat niya ang kamay niyang napaso. Namumula na lang yun at hindi naman nagpapaltos. Mabuti na lang at lagi siyang handa. May dala siyang gloves dahil alam niyang mapapasabak siya sa labahan. Noon niya naalala ang mga damit niyang iniwan niya sa labas. Pinuntahan na niya yon para kunin. Mapapalaban ata ako, naisip niya. But that was one battle she was determined to win. Baka doon na magsimula ang pag-iiba ng ihip ng hangin sa karyer niya. Habang naglalakad si Ashley papunta sa labas, ay nadismaya siya sa itsura ng paligid. Noon pa lang ay iniisip na niya ang mga pagbabagong dapat gawin sa bahay na yun. Nasa kwarto ng mga sandaling yun si Justin. Nagbabasa siya pero parang wala namang pumapasok sa isip niya. Nang mabugnot siya ay ibinato na lang niya basta kung saan ang librong hawak niya. Napasama yun sa ilan ng mga naunang libro at magazine na nasa paligid niya. He reached for the can of soda he got from the refrigerator. Tinungga niya ang laman noon. Nang maubos niya yun ay ibinalibag din lang niya basta ang lata. Kung titingnan ang kwarto niya ay parang may ipo-ipong naglamyerda doon. Para ding parating gabi dahil nakasara ang makakapal na kortina. It was dark and gloomy, but he didn't care. Perpektong refleksyon lang ang silid, pati ang buong bahay nang nararamdaman niya. Kaunting agiw na lang ang kulang at mapagkakamala ng tirahan na haunted house ang bahay ng binata. Kumapal lang ng ilang hibla pa ang mga talahib sa bakuran, ay pwede ng pagsyutingan ng shake, rattle and roll ang inuupahan niya. The house per se was nice. Lumang bahay yun na napreserba ng mabuti ang istruktura. Ang mga gamit at ang paligid ang nag-deteriorate na. Kaya parang pang horror film na ang itsura. Kaya nga siguro mababa ang paupa ng katiwala nun. Ang tunay na may-ari ay sa Canada na raw nakatira at umuuwi na lang sa Pilipinas. He liked the house at first sight. Nakaakit agad sa kanya ang kapanglawang taglay nun na napakaakma sa nadarama niya. With his money, he could have bought some things that would have brightened up the place. Pero bakit pa siya mag-aabala? Ang tanging hanap niya ay isang lugar na papaglulunggaan. Yung walang nakakakilala sa kanya, walang gugulo sa katahimikan niya. Isang tiyahin lang niya ang nakakaalam na naroon siya. Pinakiusapan niya ito na huwag nitong ipagkalat ang kaalaman na yun. He didn't want to go back to the land of his birth to socialize but to lick his wounds and maybe try to forget. Pero kahit palanasan siya, ay ang hirap makalimot. At ang mga alaala ay parang isang maitim at makapal na telang nakasaklob sa kanya. Nakakasakit yun. Nakakapanghina. Pero hindi niya alam kung paano makakawala mula roon. All he wanted was to wallow in his sadness. Snap out of it. Ilang beses na niyang narinig yun. As if it was that easy to escape the suffocating sadness. At kung dati ay sa pagtugtog siya nakakahanap ng ginhawa, ngayon ay naging kalaban na rin niya yun. Nawala na rin siya ng ganang tumugtog, kaya nagpasa siyang tumangging magtanghal.
Kaysa naman mahalata ng mga humahanga sa kanya na walang kabuhay-buhay ang pagtugtog niya, ay minabuti niyang manahimik na lang muna. Fortunately, he didn't need the money performing would bring. He had enough to last his lifetime. May royalties siyang nakukuha sa mga CDs niya at may mga investments siya na tumutubo. Kaya nga kung para doon man lang ay nagpapasalamat siya. Pero sa isang banda, masamang bagay rin siguro yun. Kung kailangan niyang tumugtog para mabuhay, mapipilitan siyang gawin yun. At baka sakaling sa kalaunan ay muli niyang makasalubong ang inspirasyon niyang nag-al sa balutan. He wanted peace and quiet, but now, he seemed to be drowning in it. Mabuti na nga lang at naisipan niyang dalhin doon si Brando. Kahit paano ay may kasama siya. Pero kung minsan ay hindi niya mapigilang asamin na sana ay nakapagsasalita ang aso niya. Tumayo si Justin at tumunghay sa bintana. Kumalam ang sikmura niya at naalala niya. Mula pa kaninang umaga ay hindi pa siya kumakain. Nagisnan niya ang isang masaganang almusal at sa loob ng sandaling panahon ay parang nagising din ang gana niya. Pero agad ding naglaho yun. He would eat when he felt he had to. Yun bang kung hindi pa siya kakain ay baka mahimatay na siya sa gutom. And it was not even proper food he ate. Kadalasan ay mga chichirya o biskuit lang ang kinakain niya. Pati kasi ang pamimili ng stocks ay kinatatamaran niya. If truth be told, he didn't know what he wanted to do with his life. Ano kaya ang gagawin niya? Hindi alam ni Ashley kung ano ang pinagkakaabalahan ni Justin sa kwarto nito. Mula pa kaninang umaga ay nandun na to. Kung nagbabasa ito, hindi kaya naduling na to? Kung natutulog naman to, baka kinalyo na ang likod nito. Simply put, he had been in the room too long. Kung sa bagay, ano bang magagawa niya kung yun ang trip ng amo niya? Pero parang siya ang nababato para sa binata. Ang sisti pa ay wala naman siyang naririnig na kahit anong tunog mula sa loob kanina pa. Si Brando naman ay nagpasya yata na mas exciting siyang kasama kaya sa kanya ito buntot ng buntot. Marami na siyang nagagawa. 3/4 na ng santambak na labada ang nalabhan niya. May washing machine naman. Salamat sa may kapal. Kaya walang problema. Naisampay na niya ang mga naunang isinalang niya sa machine at ang ibang damit ay naghihintay na lang na mabanlawan. Sanay siya sa multitasking. Habang naglalaba ay nagwawalis na rin ang dalaga. And she realized that maybe what she was doing at that moment was exactly what she needed. Mindless tasks. Yun ang tawag sa mga yun. Mga gawain yun na hindi masyadong kailangan ng brain power. Naka low power consumption mode ang isip niya habang ginagawa niya ang mga yun. Pero kahit naman na hindi nanganganib na ma-over fatigue ang utak niya, ay may napapala pa rin siya dahil may natatapos siya. Hindi yung tila nagbibilang lang siya ng poste at alikabok sa in na tinutuluyan niya. At kapag nagsawa siya, ay mga buhangin naman sa dalampasigan ang bibilangin niya. Napapractice pa niya ang pinagsikapan niyang matutuhan. Kainis nga lang dahil ang akala niya ay makakatsikahan niya si Justin. Paano ba mangyayari yun kung ang gusto lang pala nitong gawin sa buhay ay ang magmukmuk sa kwarto? Sa pagpasok ni Ashley sa utility room, ay nahagip ng paningin niya ang mahabang walis. Naalala niya ang mga agaw na parang Christmas decor na nakasabit sa iba't ibang bahagi ng bahay. Kinuha niya ang walis at habang umiikot sa machine ang mga damit ay sinimulan niyang i-evict mula sa bahay ang mga alipores ni Spider-Man. Sorry, insi-winsi Spider, maghanap ka na muna ng ibang titirahan ha? Naturingan pa akong kasambahay kung hahayaan ko lang na nakaladlad dito ang house mo. Naghaham pa siya habang nag-aalis ng agyo. Nang matapos siya ay ang mga nagkalat namang libro, magazine at kung ano-ano pa ang sinimulan niyang ligpitin. Malaki ang bahay, kaya may bahagi noon na hindi pa niya nasisiyasat. But the house fascinated her. It was an old house, and like many old houses, it had its own character and personality. Para bang nasasalamin sa ambience noon ang mga pinagdaanan noon. And it could look good too. Yun ay kung maaayos lang yun. As it looked dark and dreary. Marami at malalaki ang mga bintana noon, pero iilan lang ang nakabukas. May bahid tuloy ng pagkalumlom ang amoy noon. Ang mga muebles ay inaalikabok ang karamihan. Ang iba, may dust cover nga. Nanggigitata naman ang mga yun. Ang mga kurtina ay luma na. Kupas at karamihan sa mga yun ay makakapal ang tela.
para bang allergic sa liwanag ang nakatira doon? Nabanggit sa kanya ni Manong Carmen na nag-migrate na sa Canada ang may-ari noon at katiwala na lang ang nagpapaupa noon. Pwes, kung siya ang may-ari ng bahay na yun, sisisantihin niya oram mismo ang katiwala dahil mukhang pinababayaan nito ng husto ang bahay. Ayun nga at may umuupa na ron ay hindi man lang nito nilinis yun. And what was with this Justin anyway? Bakit pumayag itong tumira sa bahay na ganun kalungkot ang aura? Hello? Didn't you notice? He's dark and gloomy as well. Ngayong nakapag-isip-isip siya ay sa kanya napagtanto na oo nga naman. Katulad ito ng bahay. Dark and gloomy. Bahagya lang itong nagkakasigla kapag kinukulit ito ni Brando. Kung hindi naman ito gloomy ay parang nakukonsumi naman ito. Baka mababa blood sugar niya. Napansin niya na hindi nagkakakain ang amo niya. Hindi nga nito pinansin ang inihanda niyang almusal. At nang tanungin niya ito kung ano ang gusto nitong ihanda niya para sa tanghalian, ay isang paangil na, "Don't bother," ang isinagot ng masungit na boss niya. Bakit pa ito kumuha ng tagaluto kung hindi nito gustong magpaluto ng makakain? It was starting to look as if there was something really wrong with the guy. Sa tingin naman niya ay wala itong tililing. Sa halip, parang may matindi itong iniinda. Laos na kaya siya? Parang hindi naman. Nang tumigil si Justin sa pagtugtog ay nasa rurok pa ito ng kasikatan. He just simply faded from the scene. May sakit kaya ito na malala? Mukhang malusog naman to. Lalo na siguro kung maaarawan ito. Kung ano man ang bumabagabag dito, mukhang hindi nakakatulong ang ambience ng bahay. Kaya nga siya na allergic sa depression ay nanganganib yatang maging dark and gloomy na rin siya. Ang dapat siguro niyang subukan ay ang pakainin ang lalaki. Hindi naman ito payat, pero parang nahumpak ang mga pisngi nito. His eyes were dull and his skin was pale. Parang ang kulang ito sa vitamin D. Tumuloy ang dalaga sa kusina, naghalungkat sa refrigerator at mga cabinets. Wala siyang nahagilap na kahit na anong makakain na pwedeng magpasigla sa nananamlay na taste buds ni Justin. Kumuha na lang siya ng hinog na mangga mula sa veggie compartment at yun ang hiniwa niya. Duda niya, berde pa ang mga mangga nang mailagak ang mga yun dun at nahinog na lang ng kusa. Nilagyan na lang niya ng kaunting arte ang pagkakahiwa ng mga yun. Baka sakaling makatulong yun kahit paano para naisin itong kainin ang inihanda niya. And then she marched up to the second floor. Ilang pinto ang sinubukan niya bago niya narating ang isa na nakalock. "Tao po?" Anya kasabay ng pagkatok. "Go away!" Angil ng nasa loob. Natigilan si Ashley. "Go away raw? Anong gagawin niya?" "Tao po, namamasko po." Sinubukan niyang magbiro. Nakarinig siya ng mga yabag. Parang padabog yun. Lagot yata siya. Maya-maya pa ay pabalagbag na bumukas ang pinto. "What part of go away didn't you understand?" Napakakulimlim ng mukha ng wika ni Justin. Dapat yata siyang umatras. Sa itsura ng binata ay hindi malabong ihilamos sa kanya ang manggang daladala niya. Pero naroon na rin lang siya, paninindigan na niya. "Yung go," sabi niya. "What? You ask, di ba? Alin ka mo sa go away ang hindi ko naintindihan? Yung go?" Tila medyo nagulumihanan ito sa isinagot niya. "Food, sir." Itinaas niya ang tray na dala niya. Sinadya niyang ilapit yun sa ilong nito. Matamis ang mangga. Sa amoy pa lang ay natukoy na niya yun. At napatunayan niya yun nang dumikwat siya ng ilang slice. "I said don't call me sir and I don't wanna eat." Naudlot ang pagsinghal nito. "How did you do that?" Tanong nito. "Ang alin?" "The mango looks like a flower." "Ah, yun ba? Inikot ko lang, you know, like sculpture." "You sculpt?" Tanong nito. "Only food," sagot niya. "Oh, ano, kain na, matamis to." "Okay, fine, bring it inside." Tinaliktan siya nito at bumalik na ito sa loob ng kwarto. "Nyay, ano ba to? Parang bodega sa dilim at magulo ang kwarto. Paano ito nakakatiis maglunggaron?" Wika ng dalaga sa sarili. Iniisod niya ang ilang mga gamit na nagkapatong-patong na sa ibabaw ng night table. Doon niya inilapag ang tray. "What?" Anito. "Ha?" Ganti naman niya. "You look so dismayed. Is there a problem?" Anito. "Oh, wala. Iniisip ko lang kung paano ko sisimulang linisin ang room mo." "I like it as it is." Seryoso na wika ni Justin. "No, you don't."
na sambit niya nang hindi sinasadya. Hihikain ka rito eh, dagdag niya. Just leave it as it is, okay? Naman, sir, masisira ang reputasyon ko bilang housekeeper kapag nakita ng kung sino ang kwarto mo. Iisipin nila na wala akong kwentang tagalinis. Hindi na nila kukunin ang serbisyo ko. Maghihikahos kaming lalo. Lalaitin kami ng madla. Are you for real? Bulalas nito. Pero kahit paano ay parang bahagyang umangat ang sulok ng mga labi nito. Maybe he found her amusing. Even just a little. Oo naman. Ayan o. Hinawakan niya ang braso niya. Pinisil-pisil. Real na real ako. Naiiling na itinirik nito ang mga mata. Can I eat my mangoes in peace or do you plan on giving a running commentary? Tanong nito. May bahid ng sarkasmo. Sure, rest in peace. Sigaw ka na lang kung may kailangan ka. Sabi niya at iniwan na niya ito. Napapailing pa rin si Justin nang maupo siya sa kama. Hawak ang platong may mango slices. He was expecting a docile woman who would tend to the chores silently and leave him in peace. Instead, he got someone who seemed intent in turning his world upside down. Ironic na ito pa na tagalinis lang niya ang nagpupumilit manghimasok sa mundo niya. His manager, his friends, his associates, they all left him alone. Siguro ay dahil kabisado na ng mga ito ang ugali niya. Nakapag sinabi niya na gusto niyang mapag-isa, ay totoo yun. Ang problema lang dun, kung minsan ay nakakatulong din na may nangungulit sa kanya. Kagaya na lang ng pagkain. Kanina ay wala siyang kagana-gana. Pero nang malanghap niya ang amoy ng mangga ay parang bigla siyang naglaway. Ngayon, pagkatapos niyang makatikim ng isang subo, ay parang nagdiwang ang mga taste buds niya. The mango was definitely very sweet. Naaaliw rin siya sa disenyong iniukit doon ng babae. What's her name again? Ashley? Hinalukay pa niya ang alaala niya. Bitin pa siya nang maubos niya ang ilang slices ng mangga. And for the first time in a long while, he wanted more. Not because he was still hungry, but because he liked the taste. Siguro naman ay meron pang mangga sa ibaba. Pagbaba niya ng hagdan ay bahagya siyang nanibago sa itsura ng paligid. Ilang sandali lang ang kinailangan para mawari niya kung ano ang naiba. Wala na yung mga agiw na nakasabit sa maraming sulok ng bahay. Kasama ring nag-disappear ang mga alikabok. At parang mas masarap huminga ngayon. Siguro ay dahil bukas ang mga mararaming bintana. Maybe the woman was good in what she did after all. Ayun nga at nakagawa na agad ito ng pagbabago sa sandaling panahong nandun ito sa bahay. But where is she? Yun ang iniisip niya nang makarinig siya ng kahol. Kung nasa ng mga tao ay nandun ang kanyang aso, kaya malamang ay kabuntot ito ng babae. Sinundan niya ang tunog at sa pagpasok niya sa komedor ay nakita niyang tama ang hula niya. Nandun nga ang hinahanap niya. At kaya pala kumakahol si Brando ay dahil hindi ito makasunod kay Ashley. The woman was perched atop a ladder. What are you doing there? Bulalas ng binata. Kagaya nung madat na niya itong nagluluto ng agahan, nagulat na naman yata ito. Marahas itong bumaling sa kanya. Mukhang nakalimutan ito na nasa mataas na lugar ito at maliit lang ang espasyong tinutungtungan nito. Sa biglaan itong pagkilos ay nawalan ito ng balanse at nahulog. He acted purely on instinct. Sa isang iglap ay nasa ilalim na siya ng hagdang tinutungtungan nito. At eksakto lang ang pagdating niya ron para masalo ang dalaga. Mahigpit na kumapit ito sa leeg niya. Parang naglambitin ang mga ito ron. Siguro ay dulot yon ng matinding kaba sa nangyari dito. Hindi ganun kababa ang hagdan. At posibleng napano ito kung hindi niya ito nasalo. Kaya mapapatawad niya ito ngayon sa halos pagyakap nito sa kanya. The thing was, after a while, he started to like it. He felt like a knight in shining armor. Isa yung papel na hindi yata niya nagampanan kahit kailan. Kahit paano pala ay nakakaaliw ang pakiramdam na dulot ng kaalamang naging tagapagligtas siya ng isang nilalang. Na-excite yata si Brando sa pangyayari at nagpa siya itong makisali sa kanila. Dinamba sila nito. Hindi ganun kagaan ang karga niya at hindi pa siya nakakapag-adjust kaya nang balyahin sila ng aso ay nawalan siya ng panimbang. They went sprawling on the floor. The dog then climbed all over them. Hindi na nga niya mawari kung ano ang nangyayari. Nang sa wakas ay magawa niyang patigilin ang pagdamba ni Brando ay hinagilap niya ang tingin ni Ashley. Nakita niyang nakasubsob ito sa sahig. Kinabahan bigla ang binata
Naantog ba ito at nawala ng malay? Pero kapag kwan ay napansin niyang kumilos naman ito. Yumuyugyog ang mga balikat nito. Animo ay umiiyak ito. I'm sorry. Saad niya, kasabay ng paghawak niya sa balikat ng dalaga. Pero nang tumihaya ito, ay naatuklasan niyang hindi pag-iyak ang dahilan ng pagyugyog ng mga balikat nito. Tawa ito ng tawa. Anong nakakatawa? Tanong niya rito. Tumingin ito sa kanya. Akma yatang sasagot. Pero tawa naman ito ng tawa. Are you okay? Napakunot noo tuloy na tanong ni Justin. Oh naman. Humihingal na sagot nito. Ang titi lang kasi ng aso mo. Parang nakinita niya sa isip ang tagpong nangyari kanina. Papa sa sigurong eksena sa isang sitcom yun at nauunawaan niya kung bakit tawang-tawa si Ashley. Pasaway ka! Tinabig nito ang mukha ng asong nagtangkang umuso rito. Pero tawa pa rin ito ng tawa. He liked hearing her laughter. He realized. It seemed it had been a while since he last heard such a sound. O baka hindi lang niya napapansin noon yun. Napatingin siya sa dalaga. Bigay na bigay talaga ang pagtawa nito. At parang wala lang dito ang pagkakahilata nito sa sahig. Maya't maya itong tinatangkang laruin ni Brando. Pero tinatabig lang nito ang mukha ng aso. For some reason, looking at her chased away some of the gloom that had taken hold of his heart. Katulad siguro yon ng madilim na kwebang nasinagan ng kaunting liwanag. Natagpuan tuloy niya ang sarili na hindi niya magawang alisin ang tingin niya rito. The woman had done outrageous things. Una ay umakyat ito sa balkon para makapasok sa bahay. Pagkatapos ay nangahas itong katokin siya sa kwarto niya para ipagpilitan ang dala nitong mangga. Ngayon, pagkatapos itong muntik bumagsak sa sahig, ay tawa pa ito ng tawa. She was laughing with such abandon and it seemed to tickle something inside of him too. Nang mapansin nito na titig na titig siya rito, ay unti-unting nawala ang tawa nito hanggang sa maging seryoso na ang mukha nito. She had a face that was pleasant to look at. Hindi niya sasabihing sobrang ganda nito, pero maliwalas ang aura nito. Kaya nga siguro napafascinate siyang pagmasdan ang dalaga. Para sa isang katulad niyang matagal-tagal na ring naninirahan sa kadiliman, ay malaking bagay nga siguro ang mapalapit siya sa isang taong parang ang saya-saya ng pananaw sa buhay. But there was something more that was tickling his fancy. Hindi nga lang niya mawari kung ano yun. Pero kung ano man yun, yun ang rason kung bakit hindi niya magawang ibaling sa iba ang paningin niya. He started to feel the urge to reach out and touch her cheek. Kung hindi pa kumahol sa mismong tenga niya si Brando, na halos ikabingi niya, ay baka nga nasunod na niya ang udyok ng kalooban niya. Nasa akto na kasi siya ng pag-angat ng kamay nang gulantangin siya ng kahol ng aso. Agad siyang bumangon. Inilahad niya ang kamay niya kay Ashley para tulungan ito. Nang hindi nito abutin yun ay parang na-disappoint siya. You're really losing it, man, naisip tuloy ni Justin. Naiiling na lamang ang binata. Ano ba yun? Yun ang naghumiyaw na tanong sa isipan ni Ashley nung nakatayo na siya. Kanina, akala niya ay nakatakda na siyang mabalian o mas masaklap pa nang magsimula siyang malaglag. To her utter surprise, she fell, not on the hard floor, but in a strong, capable arms. Matigas din ang katawang binagsakan niya, pero hindi kagaya ng sahig. Sa sobrang pagkagulat at sa pangambang malaglag siya, ay napakapit siya sa leeg ni Justin na nahinuha niyang nagkumahog na saluhin siya. And then, she realized that she didn't want to let go just yet. Parang ang sarap kasing yakapin ng binata. I'm in Justin Smith's arms. Imagine that. Parang manghang-mangha siya. Pero hindi lang ang pag-idolo niya rito ang dahilan kung bakit siya namamangha. Mas malaking rason siguro ang pagka-realize niya na masarap palang maglambitin sa leeg nito. And then, she found herself sprawled on the floor. Panay pa ang lundag sa kanya ni Brando. They must have looked ridiculous. Naglaro sa diwa niya ang eksena at hindi niya napigilan ang matawa. Sumasakit na nga ang tiyan niya sa katatawa pero hindi siya makatigil. Everything seemed so funny. Pero nang mapatingin siya kay Justin, ay naputol ang halakhak niya. Masyado kasing intense ang pagkakatitig nito sa kanya, na parang inaaninag nito pati kaluluwa niya. At natuklasan niya. Pwede palang makonsyus at makiliti ang kaluluwa niya. The laughter gone in her throat as something tightened inside her.
nagkaroon bigla ng tila static electricity sa hangin. Yun bang nagpapatayo ng balahibo niya at parang sumusundot-sundot sa pagkatao niya? Nang mapansin niya na tila balak haplusin ni Justin ang pisngi niya, ay tila lalong tumindi ang elektrisidad sa hangin. Pero bigla ay kumahol si Brando at malamang na nahimasmasan ang lalaki. Imbes na ituloy ang balak nito ay tumayo na ito. Inilahad nito ang kamay sa kanya para alalayan siya. Pero nangamba siya na kapag hinawakan niya yun ay mapaso siya. Kaya kunwari na lang ay hindi niya napansin yun. "Don't go climbing up any more ladders. You're under my roof, so I suppose that if anything happens to you, I am to be blamed, so leave that for now." Seryoso na wika ni Justin. Pagkasabi noon ay iniwan na siya nito. Hindi siya nakaimik at nalikha sa pagkatao niya ang pangyayari. Kadalasan naman kasi ay mahilig siyang mag-react. Para matameme siya, patunay yun na may epekto sa kanya ng kagaganap lang ng mga tagpo. Kung may katiting man siyang pagnanais na nadama na abandonahin na ang trabahong pinasok niya, ay kagyat na wala yun ngayon. Pero kaakibat din noon ang pagkabahala sa posibleng likhain ng ginagawa niya sa kapayapaan ng kanyang isipan. Just do your job and see where it leads. Kahit anong oras ay pwedeng-pwede siyang umalis. Kung aalis kasi kaagad siya, ay ano naman ang gagawin niya? Nagsasawa na siya sa simpleng pagbabakasyon lang. Kung babalakin naman niya sa kanila, ay ang makulit niyang lola ang naghihintay sa kanya. "I'd take my chances here," naipa siya ni Ashley. Magaan ang kalooban at super excited si Ashley nang dumating siya sa bahay ni Justin ng umagang yun. Marami siyang dala kaya nagpahatid siya sa tricycle. Sa pagkakataong yun ay may sarili na siyang susi, kaya kahit ganun na mukhang nasa mundo pa ng panaginip ang bossing niya, ay malwalhati siyang makakapasok sa bahay. Biniyaran na niya ang tricycle driver at pagkatapos niyang magluto ng agahang pinag-isipan niyang mabuti kagabi, ay sinimulan na niyang tanggalin ang mga lumang kurtina. Kailangan niyang mag-stepladder. Nang nasa itaas na siya noon, ay naalala niya mismong sinalo siya ni Justin. She felt her body tingle at the memory. Ilang araw na rin ang nakalilipas mula nang mangyari yun. Pero hanggang kagabi, ay hindi pa rin siya pinapatulog ng naturang alaala. Hindi na lang na yun pinansin. Mas maganda nga siguro yung ganun. May inspirasyon siya sa trabaho para hindi siya tamarin. Pinagtatanggal niya ang mga kurtina at pinalitan niya ng bago. Kahapon ay maaga siyang nagpaalam kay Justin na uuwi. Nagpasama siya kay Manang Carmen para bumili ng mga kurtina. She hated the old curtains' drab, dreary colors. Kaya ang mga pinili niya ay yung masigla ang kulay at mga disenyo. Nang maisabit niya ang mga yun, ay nakita at naramdaman agad niya ang diferensya. Maliwalas na ang dating ng kabahayan. Hindi katulad dati na parang nagluluksa ang nakatira dun. Then she went out about her daily tasks. Nagligpit siya, nagwalis at nagpunas. Dahil lagi naman siyang naglilinis ay kaunti na lang ang mga alikabok. At dahil bawas na ang mga ginagawa niya, sa wakas ay nagawa niyang pasukin ang isang bahagi ng bahay na nasa likod ng malaking double doors. Palaging nakasara ang mga yun at dati ay nasilip lang niya ang nasa likod ng mga yun. Isa yung tila bulwagan. Nakabalot ng dust cover ang mga kagamitan doon. Isinantabi na muna niya ang paglilinis doon. Total ay hindi naman nila yun pinupuntahan. Pero ngayon ay nasa mood siya at yaman din lang na wala na siyang ibang gagawin ay aatupagin na niya yun. Mukhang masarap tambayan ang bulwagan kapag nailagay yun sa ayos. Ang una niyang ginawa ay buksan ang mga bintana para mapalis ang kulob na amoy. Isang malaking bulto ang nakita niyang nasa sentro ng bulwagan. Nang alisin niya ang takip nun, ay napamaang siya. Isa palang baby grand piano ang nakatago sa ilalim ng dust cover. Pinasadahan niya ng mga daliri ang teklado. Mukhang nasa tono pa yun at maganda ang tunog. Na-excite siya. Alam kaya ni Justin ang tungkol sa piano? Na-imagine niya na tumutugtog ito at kasabay nun ay bumilis ang tahip ng dibdib ng dalaga. That would be so cool! Binilisan na niya ang paglilinis ng lugar. Nang matapos niya ay pawisan siya at agiw-agiw ang buhok niya. Tumuloy siya sa maliit na kwartong ipinaggagamit sa kanya. Nagdala siya ng kaunting gamit at mula sa mga yun ay kumuha siya ng bihisan. Ang banyong ilang metro lang ang layo sa silid ang kanyang pinuntahan. Mabilis siyang daligo. Pero nang abutin niya ang damit na naisabit niya sa rack
ay hindi niya yun nahawakan maigi. Nalaglag yun sa balding nasa tapat ng rack. Kainis! Bulalas ng dalaga. Paano siya lalabas ng banyo kung ganung nabasa na ang damit na isusuot dapat niya? Ang tuwalya namang dala niya ay hindi kasyang ipantapi sa katawan niya. Sino ba makakakita? Mukha namang malalim pa ang tulog ni Justin. Bahagya niyang iniuwang ang pinto ng banyo. Nakiramdam siya. Wala siyang narinig na kahit anong palatandaan na gising na ito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Lumabas na siya at mabilis na tinawid ang espasyong naghihiwalay sa banyo at sa kwarto niya. Nasa kalahatian na siya nang may marinig siyang kahol. Oh no! Sakto lang na naisip niya yun bago may dumamba sa kanya. Napasadsad siya sa sahig. Brando, no! Sita niya sa aso. Pilit din niya itong tinutulak palayo sa kanya. She was still struggling with the dog when she heard a voice. What's going on here? Why are you... Whoa! Napabulala si Justin. Laking pasasalamat niya na bumalikwas ito at naglakad palayo. Sa bilis ng lakad ni Justin, ay muntik nang magkasalabit ang mga paa niya. Pero kasi hodang mabungi siya sa pagkakasubsob, ay baliwala sa kanya. He felt this desperate need to get away from the scene. He just saw as fast as his feet would carry him. He just saw the woman in all her naked glory. Lalaki siya at hindi siguro maiiwasan na maapektuhan siya ng nakita niya kahit paano. But the thing was, he shouldn't be that affected. It was as if he had been hit by something that took his breath away. His body reacted, and he hated the way it did that. Had he been without a woman too long? Parang hindi yun sapat na paliwanag. Hindi naman siya nawalan ng mga babaeng nagpapakitang motibo sa kanya. But all he felt during those times were just a flicker of interest. Hindi katulad ng nararamdaman niya ngayon na naghuhumiyaw sa pagresponde ang katawan niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Justin? Umayos ka! Inis na inis siya sa sarili niya at pati sa babae na rin. She had no right to affect him that much. Sa pagnanais niyang makalayo sa tagpong iniwan niya, ay hindi na niya matukoy kung saan siya dinadala ng mga paa niya. He just kept walking, and when he saw an open door, he entered it. Napatda ang binata sa tumambad sa kanya. Nasa bulwagan siya, nawari niya. He had been there only about twice during his stay in this house. Pero ibang iba na ang itsura ng lugar na yun ngayon. Gone were the canvas cloth covering the pieces of furniture. Bukas ang mga bintana at hinahangin-hangin ang mga kurtinang nakasabit sa mga yun. The room looked bright and airy and very, very inviting. At ang mas nakakuha ng pansin niya ay ang baby grand piano na wala ng takip ngayon. Its wood gleamed as though it had been polished. It seemed to be calling him. He turned his back on it and walked out. Kanina palang pagbaba niya ay may napansin na siya. Maliwanag ang kabahayan. Kailangan na nga yata niyang magsuot ng shades dahil nasusulon na siya sa liwanag. Sa paghangos niya paglabas ay may nabangga siya. His body immediately tightened once more when he realized who he collided with. Si Ashley. Basa pa ang buhok nito at nalalanghap pa niya mula rito ang samyo ng sabon at shampoo. Nakadamit na ito pero iglap na nag-flash sa diwa niya ang itsura nito kanina na wala ni katiting na saplot. Ang bilis ng pag-atras ni Justin palayo rito. What have you done with the place? Angin niya sa dalaga. Iinayos ko, nilinis, sagot nito. It's too clean. Dispalinghado ang andar ng utak niya kaya siguro hindi siya makahanap ng akmang salitang gagamitin. And too bright. Mas gusto mo ba yung dati na parang si Count Dracula ang nakatira dito? Nakaka-depress kaya yung madidilim na kurtina? Luma na, kupas pa ang kulay. Aamagin ka rito kapag yun ang patuloy nating ginamit. For a housekeeper, you're far too opinionated. Sikmat niya rito. Kasi nga mahusay akong housekeeper. Ayoko yung basta lang tumatanggap ng sweldo. Gusto ko may nagagawa akong higit sa tawag ng tungkulin ko. Itinaas pa nito ang baba nito. He had never met anyone like her. He realized that. Medyo komplikado ang ugali nito at hirap siyang unawain nito. Pero yun nga rin siguro mismo ang rason kung bakit parang naaakit siya sa dalaga. And he was attracted to her. He had to admit that. Attracted as in kahit nakakadama siya ng iritasyon dito, ay para din namang sumisigla ang paligid kapag nakikita niya ito. Hindi lang yata ang ugali nito ang komplikado, kundi pati na rin ang reaksyon niya rito.
Did he find her less threatening because she was a housekeeper and was not like the woman he knew who seemed to have hidden agendas or were constantly trying to catch his attention? Hindi niya alam at hirap siyang alamin. Basta ang alam niya na bago ang mundo niya dahil sa kasambahay niya. And it happened seemingly in a blink of an eye. And parading around naked is part of the package? Saad niya. Kitang-kita niyang namula ang pisngi nito. And he found that quite cute. Hindi ah! Maigting na protesta nito. Kasalanan ang aso mo. Kung hindi niya ako dinamba, nakarating na sana ako ng maluwalhati sa kwarto ko bago ka sumulpot sa eksena. At para ipaalam ko sa'yo, bonus dapat na ituring mo yun dahil hindi ko ipinapakita kung kanin-kanino lang yun nakita mo. She looked like she was fuming mad. Lihim siyang napangiti. Alam kaya nito na kapag ganoong para itong dragon na umuusok ang ilong, ay gumaganda to? There was nothing quite like fire and passion in the soul to make a woman more appealing. Her chest was heaving, her cheeks were red, and her eyes were spitting fire. Seeing her like that did more weird things to his body. Ganun na nga lang ang pagpipigil niya para hindi niya ito makabig, maibilanggo sa mga bisig niya, at masiil ng halik ang mga labi nito. Do you know who I am? Biglang naibulalas ng binata. Oo naman! Si Justin Smith! Yun ang sabi ni Man ni Tita! May misteryo ba sa pagkatao mo? Ganti nito. But you don't know what I do for a living. Tanong niya. Eh ano nga ba? I'm a concert pianist. He suddenly felt the need to impress her. Dahil doon ay naghumiyaw ng why ang isipan niya. I have performed in a lot of venues including the Albert Music Hall and the Sydney Opera House. Okay. Okay? Yun lang ang masasabi nito. Tumutugtog rin ako dito sa Pilipinas, sa PACC. Dagdag niya. Mahusay ka siguro, saad ng dalaga. He gave up. Mukhang hindi na-impress sa kanya ang babae. Pianista ka pala. Bakit hindi mo tinutugtog yung piano dun sa bulwagan? He froze. He hadn't been near a piano for quite a while. At mukhang ilang siglo pa ang lilipas bago niya naising lumapit sa naturang instrumento. Ayoko lang. Sige na, pakita mo naman ang husay mo sa akin. Giit pa ni Ashley. No. Pero, stop pestering me, okay? Pagkasabi noon ay tinalikuran na niya ito. And yet, even as he was walking away, he was feeling that desperate need to be near her. Hindi niya pinansin yun. Bumalik siya sa kwarto niya at doon ay pinilit niyang magmukmuk. Yes, kailangan niyang pilitin ang sarili niya na gawin ang isang bagay na dati ay napaka-natural sa kanya. Mahirap kasing magmukmuk kung parang sinisilihan siya. Hindi madaling magpakaimo kung naglilima yun sa imenasyon niya ang mga tagpong kumikiliti sa kanya. Anong meron sa'yo, Ashley, at ginugulo mo ang tahimik kong buhay? Wika ng binata sa sarili. Pauwi na dapat si Ashley. Tapos na ang mga gawain niya at mukhang balak naman ni Justin na ibartulina ang sarili sa kwarto nito. Sa pagkakataong yun, ay dapat siguro niya iyong ipagpasalamat. Pagkatapos itong masilayan ang pinakatago-tago niya, ay lalo niyang nadama ang kakaibang epekto nito sa kanya. Kanina, pagkatapos na hindi sinasadyang maibilad niya rito ang alindog niya, ay sapilitan niya itong hinanap at hinarap. It was like falling off a horse. She needed to get back on it immediately. Otherwise, she might not be able to ride again. Kung hindi niya ito haharapin agad, ay baka mas mangimi siya at mailang. Nagpanggap siya na clueless siya sa pagkatao nito dahil baka isipin nito na may ibang motibo siya. Pero ganun na lang ang pag-asam niya na sana ay tumugtog ito. It didn't happen. Sininghalan pa siya nito na kulitin niya ito. Kaya ngayon ay nagmamadali na siyang umalis. Kaya nga lang, kung kailan naman palabas na siya ng bahay ay saka nagsimulang umulan at lumakas yun habang lumilipas ang sandali. Wala siyang dalampayong at wala siyang mahagilap sa bahay na yun. Kaya nagpasya siyang hintayin na lang na tumila ang ulan. Yaman din lang na nandun siya at naiinip, ay minabuti niyang maghanda na ng hapunan ni Justin. Wala rin naman siyang ibang gagawin. You're still here? Napaigtad si Ashley nang may magsalita mula sa likuran niya, habang may hinahalo siya sa kasirola. Mulan pa eh, pero kung gusto mong umalis na ako, sige, magpapakabasa na lang ako sa ulan. Tinakpan na niya ang kasirola at pagkatapos patayin ang kalan, ay umakma siyang lalagpasan nito. You're as prickly as a pear. Anito, ang sungit mo kasi eh, sagot niya. Well, I...
I want to apologize for the way I behaved. Talaga? Umangat ang isang kilay niya. Yes, talaga. I've been an ass, and I never thank you for what you've done. I'll reimburse you for the expenses with the curtains. Hindi na. Libre lang yan, galing sa kakilala ni tita. You're sure? Tanong nito. Oo nga eh. O paano? Alis na ako. Stay. Biglang sabi ni Justin. Ha? Stay for dinner. You cooked enough, I presume. In fact, stay overnight and every night. It's more convenient that way. Para siyang niyayaya nitong magsama sila. Pero bago pa siya kiligin ng husto, ay ipinaalala niya na stay-in helper ang papel niya sa buhay nito at hindi partner in life. But what the heck? She was getting a kick out of what she was doing. For once, she was accomplishing something. May nangyayaring maganda sa ginagawa niya at hindi puro kapalpakan lang ang nagiging resulta nun. Maybe accomplishing a simple thing would inspire her later to do well in bigger stuff. Sige! Good. Now maybe we can eat? I'm starving. Anito. Noon pa lang yata niya narinig na sinabi nito yon. Dahil doon, ay parang may spring ang mga paa niya sa bilis niyang kumilos para maghanda ng kakainin nila. Tutugtog ka naman? Sinubukan niyang mag-request nang matapos na sila. Nakita niya na parang natigilan nito. Ganon din ang reaksyon nito kanina. No. Pahayag ng binata. Bakit ba kasi? Basta. O sige, kwento ka na lang. Nakakunot noong tumingin si Justin sa kanya. Tungkol sa buhay mo, sabi mo kanina pianista ka. Kwento ko naman kahit konti lang. Ewan kung bored ito o nakukulitan na sa kanya. Pero pagkaraan ng ilang ulit niyang pag-uusisa rito, ay naging tuloy-tuloy na ang pagsasalaysay nito. Nalaman niya kung saan ito nagtapos ng pag-aaral. Kung paano ito nakakuha ng scholarship sa isang prestihiyosong music school at kung anong klaseng buhay meron ang binata. She learned that his parents were separated and that he hardly saw them anymore since the two live in different states in the US. Nalaman din niya na may mga kamag-anak ito sa Pilipinas at madalas itong dumadalaw sa bansa dahil gusto nito ang klima sa Pilipinas. They talked well into the night and not once did she find herself getting bored. At habang nakikinig siya sa binata, ay ramdam niya, lalo pang lumalim ang pagkabighaning dati na niyang nadarama para dito. Kahit nga siya ay natagpuan niyang napapakwento siya rito. Edited version ng buhay niya ang isinalaysay niya. Marami siyang sins of omission na nagawa, kahit lapag yun sa kalooban niya. Pero kahit paano, malaki naman ang pagkakahuwig sa katotohanan ng ikinwento niyang talambuhay niya. Nang matulog na sila ay parang bitin na bitin pa siya. She liked talking with Justin, being with him, at natutuwa siya na kahit paano ay mukhang ganun din ito sa kanya. At least, even for just that moment in time. Naudlot ang pagpasada ni Ashley ng feather duster sa baby grand piano na nasa bulwagan. Kung tinutugtog ba kasi iyon ni Justin, sana ay hindi iyon aalikabukin. Kawawa ka namang piano ka, ang ganda-ganda mo. Wala man lang humahaplos sa mga teklado mo. Kinausap niya iyon at habang nagsasalita siya, ay banayad niyang pinadapo ang mga daliri niya sa makintab na kahoy. Kapag kuwan ay sa mga teklado, it had been a while since she last played a piece. As in played it. Hindi iyong pahapyaw lang ang pagtugtog niya. Sigurado niya, kinakalawang na siya. Bigla ay para siyang tinatawag ng piano. Wari ay kinikindatan at kinakawayan siya ng mga teklado. Nangati ang mga daliri ng dalaga sa pagnanais na lumikha ng musika. Lumingali nga siya hanggang sa mahagip ng paningin niya ang kanyang hinahanap. Nasa balkon pa rin si Justin kung saan niya ito nadaanan kaninang bago niya simulan ang paglilinis. Nasa tabi nito si Brando at tila napakalalim ng iniisip ng lalaki habang nakatanaw sa malayo at hinahaplos-haplos ang ulo ng aso nito. Ilang beses na siyang nag-request dito na tumugtog ito pero tuwi na ay barado siya, nakakapikon tuloy. Paano nito natitiis na huwag tumugtog? Pero parang hindi lang nito tinitiis na huwag tumugtog, kundi iniiwasan talaga nitong gawin iyon, napaisip si Ashley. Ano kaya ang gagawin nito kapag nakarinig ito ng tugtog ng piano? And what if the piece was badly played? Let's find out, shall we? Kasunod niyon ay naupo siya sa piano bench.
Tanda pa niya ang mga piyasang tinugtog nito sa isa sa mga CDs nito na nasa koleksyon niya. Iyon ang inuna niyang pakialaman. Hindi niya kailangan sadyain iyon. Natuklasan niya. Sobrang out of practice talaga siya. Kaya parang naninigas ang mga daliri niya. Mali-mali ang mga napipindot niyang nota. At kapos sa ritmo ang musikang nililikha niya. Malayong-malayo ang nilalakbay ng diwa ni Justin. His thoughts were lost somewhere in time when he had everything he ever wanted. A great career. A daughter he loved. A woman he cared about. But then, in the blink of an eye, all those things vanished. Nagtangka na naman ang madilim at nakakapangapos ng hiningang depresyon na balutin siya. He could feel it coming, like an onrushing train. It seemed nothing can stop it. Noon niya narinig ang tunog ng piano. At agad na nahila pabalik sa kasalukuyan, ang diwa niyang masyado ang pamamasyal sa nakaraan. Isa sa mga paborito niya ang piyasang tinutugtog ng kung sino man. Or maybe, sinisira. It would be a better description. Ang sagwa sa pandinig niya ng mali-maling mga nota. Lalo pa ang wala sa tiyempong pagdiin ng mga teklado. At sino naman kaya ang nangingialam niyon? Hindi siya nakatiis na makinig. Paigtad siyang tumayo. Sa kanya nilingon ang kinaroroonan ng piano. Laking gulat niya nang makita kung sino ang nakaupo sa harap niyon. Si Ashley? Who did you expect? A white lady? Ito lang naman ang kasama niya sa bahay. Kaya sino pa ba ang tutugtog? Iyon nga lang. Hindi talaga niya akalain na marunong ito. Kahit naman masagwa ay obvious na nakakabasa ito ng nota. Ang sakit nga lang sa tenga. Mabilis siyang naglakad papunta sa bulwagang kinaroroonan ng piano. Enough! Bulalas ni Justin sa dalaga. Pero parang hindi niya narinig ito. Mababakas ang konsentrasyon sa mukha nito. Habang nakatitig ito sa music sheet. Nakakagat pa nga nito ang ibabang labi nito. Kasunod na yun ay pumailan lang na naman sa hangin ang ilang serye ng maling nota. Tama na please. Sasabog ng eardrums ko. Sa pagkakataong yun, ay sa tenga na mismo ni Ashley siya nagsalita na paigtad ito. What do you think you're doing? Pasumbat na tanong niya rito. Tumutugtog, ano pa? Sagot nito. You call that playing? Eh ano pala? Ewan ko, pero hindi musika ang naririnig ko. Ang yabang mo naman. Nahabag lang naman ako sa piano eh. Inaalikabok na kasi. Parang paghahamon pa ng dalaga habang nakataas ang baba nito at tuwid na tuwid ang likod nito. For some reason, he found that amusing. He also noticed that she looks so nice and fresh. Parang kakaligo lang nito, gayong sa palagay niya. Ay hindi, dahil tuyo ang buhok nito. At kanina pa ito napapansin sa paligid, na abala sa pagtatrabaho. He seemed to be noticing a lot of things about her. Nice things. Katulad na lang na magandang hugis ng mga daliri nito. Ang makinis na balat. Lalo na sa mukha at leeg. At ang mga labi nito na kahit hindi naman yata naka-lipstick, ay mamula-mula pa rin. Napasinghap si Justin. Parang may nag-aalborotong kabayong sumipa sa sikmura niya. Why was he noticing those things? And why was he feeling something he knew he shouldn't be feeling? Epekto ba yun ang depresyon? Parang hindi. Bakit ba kasi ayaw mong tumugtog? Kahit isa lang. Hirit nito. Sige ka, ako uli ang tutugtog. Babala ng dalaga at kasunod niyon ay iniumang na naman ito ang mga daliri sa teklado. Okay, fine. Tutugtog na. Move over. Tumalima naman si Ashley. Siya naman ay naupo sa tabi nito. Matinding pag-aatubili ang nadama niya. Nang nasa tapat na siya ng piano, parang may kung ano sa pagkatao niya ang maigting na tumututo sa gagawin niya. Naguhumiyaw iyon. Napakasidhi. In the past, he usually gave in. Hindi na lang siya tutugtog. Dahil kapag ipinilit niya, ay nilalamon siya ng kalungkutang parang hindi niya magawang mapangibabawan. Ibinaba ng binata ang mga kamay niya at umakma siyang tatayo na. Oh, ano kaya yun? Bulalas nito. Ang dami mong tinugtog ah.
I don't want to, okay? Bakit? Ang daya naman. Ayoko lang. Bakit nga? Pwede bang basta ayaw mo lang? Pwede yon. Hayan nga, ginagawa ko. Deal with it. Umakma siyang iiwan na ito. Hindi naman ito umimik pa. Pero nanatili itong nakaupo sa bench. At sa paraan ng paglaylay ng mga balikat nito, ay parang may sumundot sa konsensya niya. He was being mean and selfish. He suddenly realized. He was given a gift and it was meant to be used to make others happy. Pero pagkatapos niyang pagpasasaan ng talento niya, ay tila ba nakalimutan na niya ang tungkulin niya na gamitin iyon sa pagpapasaya ng iba. Mean. Selfish. Hindi lang siya dapat tumutugtog kapag may bayad. Now, more than ever, he should share his gift with others just because he wanted to and it would make them happy. But I can't. Muli siyang inatake ng matinding pagtutol ng kalooban. You can and you will, giit pa ng dalaga. Bumalik siya sa bench at sa pagkakataong yun ay hindi na siya nag-isip. He just struck those keys. Ni hindi niya pinag-iisipan kung ano ang tutugtugin niya. He just let his instinct take over. Sa simula ay nanganib siyang balutin uli ng depresyon. The feeling was there, hovering, threatening, to take over his being. Pero sa pagkakataong yun, ay pinilit niya iyong labanan. Napakahirap gawin niyon. Para siyang nakikipagbuno sa madilim at napakalakas na anino. But he just kept on playing. Even if it felt his soul was being torn into shreds, the music slowly took over his being, pushing away the darkness. His senses soared, freeing him, freeing his emotions, both the good and the bad. Ngayon na simulan niyang tumugtog, ay parang hindi na siya matigil-tigil. His fingers kept skimming the keys, creating the magic that once mesmerized his audience. Kasabay na yun ay parang natitibag ang makapal na yelong nakabalot sa puso niya. At ang kadilimang dati ay pumupuno sa kanyang kalooban, ay nasikata ng kapirasong liwanag. Ashley was indeed mesmerized. Habang nakikinig siya sa pagtugtog ni Justin, pakiramdam niya ay humiwalay ang espiritu niya sa kanyang katawang lupa. Music, lovely music, had that effect on her. Para siyang nabibiktima ng budol-budol gang. Nahihipnotize siya. Nahahay. At ang musika pa namang nililikha ni Justin ay maikukumpara siguro sa highest grade cocaine kung ang pagkahay na naidudulot niyon ang pag-uusapan. He was a bit rusty but maestro that he was. He managed to quickly regain his former touch. At sa tingin niya, parang nagtatransform ito. May kung ano saan yun ito ang kinababakasan niya ng pag-iiba. Hindi nga lang niya eksaktong mawari kung ano yon. Mukhang wala rin itong balak tumigil sa pagtugtog sa malapit na hinaharap. Napapikit ito. Tuloy-tuloy ang pagpindot ng mga daliri nito sa mga teklado. Siguro nga ay nakalimutan na nito na may nakikinig dito. Mabilis ang piyasang tinutugtog ng binata. Puno iyon ng enerhiya. Parang naglalabas iyon ng puwersa ng emosyong itinatago nito sa kaibuturan ng puso nito. Pero bigla-bigla ay nag-iba ang tempo ng tinutugtog nito. Nagmistulang isang lalabay iyon. Pero kahit marami siyang alam na piyesa, ay hindi niya nakilala ang musikang yun. It was lovely. It spoke of a very tender love. Parang bagay na bagay iyong ipatugtog sa batang nasa sinapupunan pa. O kaya sa isang bagong silang na payapang natutulog sa kuna nito. May kung anong inaarok iyon sa kanyang kalooban. At natagpuan na lang niya, nahilam na sa luha ang mga mata ni Ashley. Because as lovely as the music was, it also spoke of a sadness that was so hard to bear. Nang matipa nito ang pinakahuling nota, ay napasubsub ito sa piano. Yumuyugyug ang mga balikat ni Justin. Umiiyak ito. Release. Iyon ang naramdaman ni Justin habang tumutugtog siya. After his heart's initial resistance to playing, he soon found himself lost to his own music. Kasabay ng pagkawala niyang yon, sa music ang nililikha niya, ay parang may dam na nabitak sa kanyang pagkatao. Emotions both good and bad, rushed forth,
Euphoria topped the list of the good emotions. Malalim na kalungkutan naman ang nangibabaw sa mga bad emotions. Humulagpos na ang lahat ng kinikimkim niya. Para siyang nakalaya sa napakabigat na damdaming matagal-tagal na ring bumabalot sa kanya. Moira's sweet, tender face flashed before him. Para siyang tinusok sa matinding lungkot at pangungulilang bumalot sa kanya. Sanhi ng paglalaro ng imahe ng anak niya sa kanyang diwa. Hindi pala niya lubusang iniyakan ang pagkawala nito. He didn't grieve for her properly because at the time of her death, he felt that if he let himself go, he might not be able to stop. Natatakot siyang tumangis dahil baka hindi na niya magawang tumigil. So he put a lid on his feelings, barely crying at his darling baby's funeral. Iyon nga lang, para naman palang cancer na kumakain sa puso niya ang lungkot, na pinilit niyang sikilin. He also felt anger sa ina ng anak niya, kay Dana. Nakasentro ang galit na yon. Dahil sa kababayaan nito, kaya nawala ang anak nila. Alam niya, isang aksidente ang nangyari. Pero may bahagi rin pala ng sarili niya ang sumisisi rito. Ang galit na iyon ay sinisikil din niya. Pareho lang silang dalawa ni Dana, kaya hindi niya dapat dagdagan ang dalamhati nito sa pamamagitan ng paninisi niya rito. But he let the anger and grief fester in his heart, and it ate his soul. Ngayon, kahit nadama niya ang napakatindi, napakasidhing sakit, ay nararamdaman niya ang panimulang senyalis ng paghihilom. Katulad ng isang nagnanaknak na sugat na nalanggasan at nilinisan, kahit naging masakit ang proseso, ay may hatid din iyong ginhawa. He cried and cried and cried. He didn't even try to stop the tears. Nahinuha niya na kailangan niya yon. The process of grieving would help in the healing. Sa paraan pa lang ng pag-iyak ni Justin, ay nawari na ni Ashley ang lalim ng pighating iniinda nito. Iyon tiyak ang rason kung bakit depressed ito, kung bakit parang umiiwas itong tumugtog, kung bakit naglulungga ito sa bahay na madilim at makalat. It broke her heart to see him cry so hard. Para bang ang hapding tumatagos sa puso nito ay nararamdaman din niya. Hindi niya alam kung paano niya aaluin ito. She did the only thing she knew. Dumantay ang palad niya sa balikat nito. Kapag kuwan ay hinaplos niya ang likod ng binata. Hinayaan lang niya itong umiyak ng umiyak. Hindi rin naman niya alam kung paano ito patatahanin. Siguro naman ay titigil din ito. And even as she was thinking that, his rocking sob slowly subsided. Hanggang sa maging manakanak ang pagsigok na lang iyon. Parang batang naghahanap ng kalinga. Inihilig nito ang ulo sa balikat niya. Patuloy ang paghahagod niya sa likod nito. The last piece I played is entitled Moira's Piece, sabi ni Justin. Maganda siya. Para siyang parang lalabay pero parang medyo malungkot. Saad niya. I composed it. Napatingin siya rito. Ikaw? Tumango ito pero hindi ito tumingin sa kanya. Nanatiling nakasandal ang ulo ni Justin sa balikat niya. I made it for my daughter. Nanigas siya. Bigla ay parang nagkabikig ang lalamunan niya. May anak ka na pala? Wala siyang nabasa sa kahit saang artikulo tungkol sa pagkakaroon nito ng pamilya. Hindi rin ito nabanggit ang bagay na yon sa kanya. Nasaan siya at yung mami niya? The thought of a woman occupying a special place in his life and his heart kinda. Well, it hurt. Bakit nasasaktan siya? Hindi niya alam. Hindi kami kasal ni Dana. We were planning to, but somehow, we never got to the point where we went ahead and did it. Moira was our daughter. She was 2 and a half. Was? Nasaan? Wala na ang anak ko. Pakli nito. Almost 2 years ago, she was found floating in our pool. Napasinghap siya. I was away at that time. Meron akong gig sa ibang bansa. Katuloy nito. After Moira was buried,
I felt empty. Parang nawalan ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng tagumpay na tinatamasa ko. You see, I love her very much. Tandang-tanda ko pa nang ipanganak siya. She was too tiny that when I held her in my arms, I was so afraid I would crush her. But she snuggled against me, as though she was certain I would do her no harm. Mula noon, ay siyang nagbigay ng mas matingkad na kulay sa mundo ko, namin ni Dana. At nang mawala siya ay parang nagdiliman lahat para sa akin. Dana and I ended up fighting all the time. Wala akong gustong gawin, ni ayaw kong tumugtog. Naalala ko kasi kapag tumutugtog ako, dati maraming mga pagkakataon na tumatabi sa akin si Moira. She loved listening to me play, and she loved the piece I composed for her. When she has a tantrum, sometimes that is the only thing that I would calm her. Everything I do reminded me of her. That's why I ended up simply not doing anything anymore. Dana urged me to seek grief counseling. It helped her, she said. But I wouldn't hear of it. Dumalas na dumalas ang pag-aaway namin. Before I end up hating her, I left. I wanted to start playing again, but every time I go near a piano, I remember Moira, and then something inside me would revel at the thought that I would be playing and she wouldn't be there to listen. She who is my most important audience. I'm messed up. You can see for yourself how messed up I am. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pagka-mess up. Malumanay na saad ni Ashley. Hindi ka nag-iisa. At kung nagawa mong i-share ang nasa sa loob mo, baka medyo okay ka na. Nag-angat ito ng mukha at tumingin sa kanya. Thanks to you. Anito. Huwag mo akong pasalamatan. Hindi ako sanay. Tangkang pagbibiro niya. Baka na-tempo lang na sapat ng panahon na lumipas para makamove on ka. No, left to myself, I would have stayed in a dark, dreary house. Dahil pakiramdam ko ay iyon ang nararapat para sa akin. You bragged into my world, made all sorts of changes and that shook me up. You held me more than you know and I want to thank you. Inabot ni Justin ang kamay niya. Parang may isang laksang paru-parong nagpa-sirko-sirko sa sikmura niya. Matinding kilig ang hatid sa kanya ng paraan ng pagtitig sa kanya ni Justin. This guy was the stuff her dreams were made of. Heck, this guy was her dream. Ilang tao ba ang nabigyan ng ganoong biyaya? Yung makaharap at maging abot kamay lang ang pangarap nila. Parang kaunti at pili lang. Kaya siguro ngayon ay hirap siyang huminga. Para siyang natutulala at naninigas ang kanyang mga kalamnan habang nakatunghay ito sa kanya. Kaya yata ayaw niyang gumalaw dahil baka bigla siyang magising at matuklasan niya na nananaginip lang siya. She stared back at him. She liked what she saw. May kaunting kulubot na sa gilid ng mga mata nito. Pero imbis na makabawas, ay tila nakadagdag pa iyon sa karisma nito. His lips were manly, and yet they seemed so kissable. Parang nga natutokso siya na halikan ng mga yon. Umbaga nga abutin mo. Napigilan lang siya ng ideyang yon. Hindi porke nagsiwalat ng kinikimkim nitong dalamhati ang lalaki, ay bibigyan na siya nito ng karapatang halikan nito. And didn't he say something about a woman in his life? Iyon ang ina ng anak nito. Naghiwalay na nga sila, hindi ba? Never say die yata ang motto niya. He reacted for her. Bahagya siyang napaatras dahil nagulat siya. Pero mabilis siyang naabot nito. And then she was in his arms. Yakap siya nito. Mahigpit. It was if he didn't want to ever let go. It was definitely one of the most glorious feelings in the world. Ashley. Usal nito. Hindi niya alam kung nanghihinayang, nalulungkot, nagpapasalamat o nagsusumamo ito. And it didn't matter. All that mattered was that he continued hugging her, like that. Ang sarap makulong sa yakap ng binata. Hindi pa yata niya nararanasan ang ganoong pakiramdam sa tanang buhay niya. Nagkaroon siya ng ilang boyfriends, pawang mga hindi seryoso, at sa mga pagkakataong niyakap siya ng mga yon, ay hindi ganoon ang nararamdaman niya
Sigurado siya. Pero ang lalaking to, na kung tutuusin ang hindi naman niya kaano-ano, ay nakakapagpadama sa kanya ng ganoon. Pero ito, ano ba ang pakay nito at nangyayakap ito ng basta-basta? At bakit nagpapayakap ka ng basta-basta? Wala ka bang mga kamay na pwedeng manapak? Walang mga paa na pwedeng manadyak? But doing those things were farthest from her mind at the moment. Paano ay nag-e-enjoy siya sa nangyayari? Sa sobrang pag-e-enjoy, parang gusto niyang umangal ng pakawalan siya nito. More, sigaw ng kalooban ni Ashley. Thanks, sabi nito. Then he turned to the piano and started playing once more. Hindi siya magre-reklamo sa ganoon. Kahit siguro maghapon itong tumugtog, ay hindi siya magsasawa sa kakapakinig kay Justin. Dati nga ang mga CD nito ay paulit-ulit niyang pinakikinggan. Ito pa kayang live performance nito ang aayawan niya? No way. Wika ng bahagi ng isip niya. Wake up, sleepyhead! Malakas na katok ang gumambala kay Ashley na mga sandaling yon. Halos kasabay niyo ng malakas ding tinig ni Justin na tumatawag sa kanya. May kaduwit pa ito na asong kumakahol. Napangiti siya. Ilang araw nang nauuna itong gumising sa kanya at kadalasan ay kinakalampag nito ang pinto ng kwarto niya. Hindi naman dahil tamad siya, kaya nauunahan siya nito sa pagbangon. Mas maaga lang talaga kaysa normal ang pagising nito. Kabaligtaran iyon ang gawin nito noon. Dati tirik na ang araw ay nakatulokbong pa ito ng kumot. Kaya ngayon, kahit binubulabog nito ang tulog niya, ay natutuwa pa rin siya. Kakaibang sigla rin ang namamalas ni Ashley rito. Hindi na ito parang kulang sa kape. He seemed well, normal. Ang nakakatuwa pa, parang nakalimutan na sa katunayan ng isang dakilang alalay lang ang papel niya sa buhay nito. He treated her like a friend and sometimes a little bit more than that. Nandyan na po. Dali-dali na siyang bumangon. Tinungo ni Ashley ang pinto at binuksan yon. Dinamba agad siya ni Brando at tila nakikipaglaro. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ni Justin. Good morning din. Mukhang maganda ang gising mo. Anya. Lagi naman eh. Ngumiti ito at iba yung kiligan dala ng ngiti ng binata. Pati wisdom tooth yata niya ay kinilig sa ngiti nito. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo kamahal at kay aga-aga mo nang gigising? Pabirong tanong ng dalaga. Did I wake you? Sorry ha, ang aga pa nga pala. Akala ko kasi... Joke! Okay lang yon. Bossing kita eh. Natigilan ito. Parang hindi ito natuwa. May mali ba akong nasabi? Tanong niya. No, it's just that, well, I would like it if you would stop thinking of me as your boss. Huh? I mean, I have come to see you as some sort of a friend. Nakakailang kung maiisip ko na dahil lang sinesweldohan kita kaya pwersado kang makinig sa mga problema ko. No. Mabilis na tanggi niya. Hindi naman ganun eh. Kaya may sweldo ako o wala, nandito ako para makinig sa'yo. Thanks so much. May init sa tinig na wika ni Justin. May kung ano rin sa mga mata nito nang titigan siya nito. At nang salingin nitong baba niya, ay parang may dormant volcano sa pagkatao niya na biglang nagising at umambang magbubuga ng lava. I made breakfast, but we're not gonna eat it downstairs. Hurry up, we're going on a picnic. Anito, meet you downstairs. Sabi pa nito bago tumalikod. Kinahulan siya ni Brando. Tila pinagmamadali rin siya kapag kuwan ay sumunod na ito sa amo nito. A picnic? Wow! At ang mas nakakawaw pa, ayon kay Justin, ay huwag na raw niyang isipin na boss niya ito. The thought brought a huge smile on her face. Something was happening and it was something wonderful. Napakaganda ng umagang yon. Iyon ang iniisip ni Justin habang nakahilata siya sa damuhan. Sa ilalim ng punong mayayabong ang mga dahon sila naglatag ng blanket ni Ashley.
Magkatuwang nilang inilabas ang laman ng picnic basket na inimpake niya. Simple lang ang mga pagkaing dala nila. Tinapay na may palamang egg salad, hot dogs, ilang cold cuts, mga inumin, saka mga fruit slices na grocery siya sa bayan noong isang araw. At marami na siyang stock ngayon ng pagkain. Hindi katulad na dati na kay may kainin siya o wala, ay walang diferensya sa kanya. Pero parang ang sarap ng agahan niya. Siguro ay dahil napakaaliwalas ng langit at ng pakiramdam na rin niya. He had started flying again. Hindi niya masasabing naghilom na ang sugat sa pagkatao niya dahil lang sa nangyari noong isang araw. Pero iyon na ang simula. It was as if something dark and heavy was lifted from his psyche. Napakalaki ng iginaan ng pakiramdam niya. Having someone like Ashley around definitely helped. Nainis man siya rito sa simula. Nakatulong ng malaki ang mga pinagagawa ng dalaga. Para makawala siya sa madilim na hawlang siya rin mismo ang nagkulong sa kanyang sarili. Now he was relishing the freedom he was feeling. Matagal-dagal din siya nabilanggo sa nakakahibang na kalungkutan. Kaya ngayon ay ninanamnam niya ang kalayaan ng kaloobang nadarama niya. At natutuwa siya na isang kagaya pa rin ni Ashley, ang kasama niya. The woman had changed his perspective. In fact, she had changed him. Tuwing tinitingnan niya ito, ay parang may tuwang sumisibol sa puso niya. He liked watching her. He liked being with her. Kaya nga ayaw na niyang isipin ito na boss siya nito. Kaya kailangan itong tiisin ang presensya niya. More? Tanong niya rito. Sabay umang sa sandwich na inilabas niya mula sa lalagyan. Mahabag ka sa mga bilbil ko. Tanggi nito, sinulya pa niya ang parteng tinutukoy ng dalaga. You're imagining things. Wala kang bilbil. Well, not that much. Anya. Thanks, huh? Sarkastikong hirit nito. Nagkatawanan sila. Iyon ang isang bagay na ito rin ang muling nagpadama sa kanya. Ang tumawa. Para sa isang taong walang nakita karapat dapat tawanan sa loob ng kulang-kulang 2 taon. Napakalaking bagay niyon. You look lovely when you laugh. Wika niya. Hindi niya pa kayang mambola. Sinabi lang niya ang naiisip niya. Naudlot ang pagtawa ng dalaga. Naging seryoso bigla ang anyo nito. But even then, he still found her lovely. Her hair was shiny. Her eyes were bright and clear. Her lips were so inviting. Naalala niya noong una niyang maisip na parang masarap halikan ng mga yon. Sa pagkakataong yun ay waring mas malakas ang hatak ng tentasyon. Huwag mo akong tingnan na para bang gusto mo kong halikan. Naguhumiyaw sa isipan ni Ashley. Ang protestang yun. Mabuti sana kung gagawin mo ang iniisip mo at hindi mananatiling hanggang tingin ka lang. Ano ba, tumigil ka, Ashley? Sinita rin agad niya ang sarili niya. Mas hindi siguro tama na halikan siya nito. And then, happening so suddenly, it caught her by utter surprise. Her secret wish come true. Bigla na lang ay magkalapat na ang mga labi nila ni Justin. She didn't have time to gasp for air. Kaagad kasi ay naging mainit at malalim ang paghalik nito sa kanya. Para bang sabik na sabik ito sa ginagawa. At ang panadabik na yon ay nakaantig din sa kanyang kalooban. She liked kissing him. She liked being held in his arms. She liked being with him. At nawari niya. Hindi na ang pag-idolo lang niya rito ang dahilan kung bakit ganoon ang nadarama niya para sa binata. She had started to become aware of him as he was a person who sparked something inside her. Lalong dumiin ang pagkakapikit niya. Ayaw muna kasi niyang isipin ang ibang mga bagay na nakaambang magtaboy sa kaligayahang nadarama niya ng mga sandaling yon. Nang bigla siyang pakawalan ni Justin, ay saka siya dumilat, nananatiling nakatingin ito sa kanya. Pero parang naaburido ito na hindi mawari. I don't do these things lightly. Anito pagkatapos nitong humugot ng malalim na hininga. Anong ibig na itong sabihin? What I mean is, please, don't take this the wrong way. Hindi ako nagtatake advantage. Patuloy nito, sa tila hirap na pagpapaliwanag. Okay, hindi ko iisipin yun. Anya.
I don't know what's happening. Okay? Bulalas nito. I can't explain it. Not even to myself. But I swear, I do not intend to take advantage of you and your position, Ashley. Okay na nga. Naiintindihan ko. Sabi niya. Ashley. Napangiti si Justin. You're something special, you know? Saad nito, kasabay ng paghaplo sa pisngi niya. Pakiramdam niya ay lumutang at naglaro sa gitna ng mga alapaap ang kalooban niya. Naging napakasaya na sumunod na mga araw. It was as if they were on vacation. Madalas silang namamasyal ng binata. Kadalasan ay naliligo sila sa dagat. Nagre-report ng regular si Ashley kay Manang Carmen dahil sa pangambang atakihin nito sa puso. Sa pag-aalala kapag nanahimik siya. At para rin huwag nitong maisipang paalisin na siya sa pamamahay ni Justin. Mas mamatamisin pa yata kasi niya ang magpabunot ng ngipin nang walang anestesya kaysa ang iwan si Justin. He had fallen for him. Hindi niya yung direktang inaamin, pero kung itong kukulitin siya ay malamang na ikakanta niya yon. So the next days were like heaven for her. Naglaho ng pagiging sobrang bugnutin ni Justin. Hindi na ito parang tigreng nagme-menopause. Sa halip para bang bumabawi ito sa kasiyahang antagal nitong hindi hinayaang madama. Pero isang gabi ay nabahala si Ashley. Ito ang naghanda ng hapunan. Kaya nagpumilit siya na siya ang magligpit at maghugas ng kinainan nila. Kadalasan kapag iniiwan siya nito pagkatapos sila maghapunan ay sa bulwagan nito tumutuloy. Tumutugtog ang binata. Ngunit sa pagkakataong yun ay wala siyang narinig na musika. Nang matapos siya sa ginagawa ay hinanap niya to. Wala ito sa bulwagan. Wala rin sa balkon o kahit sa ang bahagi ng bahay. Inakyat nga niya pati ang kwarto nito sa paghahanap niya rito. Nag-aalala na siya. Hindi kaya sinaniba na naman ito ng depresyon at may ginawa ito? Ang kapraningang iyon ang nag-udyok sa kanya na magtatakbo sa hardin. Pero hindi naman niya natagpuan ang binata. A distant bark caught her attention. Parang nagmumula iyon sa gawin ng baybayin. Kung nasaan si Justin ay kadalasan na nandoon din si Brando. At sa timbre pa lang ng pagkahol na naririnig niya at naulit pa. Ay nahinuha niya na si Brando nga ang kumakahol. Agad niyang sinundan ang pinagmumula niyon. It sounded like a playful bark. Thanks heaven. Ganoon pa man ay binilisan na rin niya ang paglalakad. Nasa dalimpasigan nga si Justin. Nakahilata ito sa buhanginan kung saan may nakalatag na mat. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ashley. Wala lang. Anito, wala? Dumayo ka rito para gumawa ng wala? Nagpapahangin nanonood ng mga bituin. O yan, may ginagawa na ako. Tinapik nitong espasyo sa tabi nito. Come, join me in doing nothing. Seryosong wika pa ni Justin. Napailing naman ang dalaga. Sandali lang siyang nag-atubili bago siya tumalima. Walang gaanong bituin sa langit at kahit ang buwan ay kakapiranggot pa lang ang laki. There really was nothing to watch there. But a gentle breeze was blowing and lying beside Justin was definitely something she wanted to do. Nang nakahiga na siya ay kinabig siya nito. Iniuna nito ang ulo niya sa braso nito. Saka dinampian ng halik ang ulo niya. Hindi na siya nagpigil. Lalo siyang sumiksik sa binata. Ilang minutong nanatili lang ito sa paglalaro-laro sa buhok niya. At kahit pa parang lahat ng mga balahibo niya sa katawan ay nagtatayuan dahil sa ginagawa nito, ay wala siyang balak na patigilin ito. Maya-maya pa ay sinapo nito ang baba niya. Bahagya nitong itinaas iyon. Parang nahulaan na niyang susunod na gagawin ng binata. At kagaya ng paglalaro nito sa buhok niya, hindi niya binalak pigilan yon. Imbes ay sabik niyang hinintay ang susunod na kabanata. His lips touched hers, very gently at first, but even then, it electrified all her senses. As sa pag-igting ng paghalik nito, ay lalong tumindi ang pagka-electrify ng mga pandama niya. She clung to him as though she was drowning, and he was her only hope for survival. Tinugon niya ang halik ng binata ng walang pag-aatubili. She wanted to hold back, even just a little, but she had trouble doing so.
iba kasing idinidikta sa kanya ng kalooban niya. He let out a groan. And it was as if something snapped inside him. Naging mas mabilis, mas frantic ang kilos nito. His kisses deepened and his cares become more urgent. Imbis mabahala ay nadama niyang iba yung pagniningis ng kanyang kalooban at pagkatao. Kahit nasa baybayin sila ay masasabing pribado ang lugar na yon. Wala naman kasing napapagawi roon dahil walang mga kababayan sa banda roon. Isa pa karugtong ng lupang sakop ng kinatitirikan ng bahay ang bahaging yon ng baybayin sa ilalim ng iilang mga bituin at ng kapiranggot na buwan ay naganap ang maituturing na napakalagang pangyayari sa buhay niya. Napahugot ng hininga si Ashley nang subukan niyang gumalaw. Napakaigting kasi ng protesta ng mga kalamnan niya. Nung dumilat siya ay nanibago rin siya sa kinaroroonan niya. Ilang sandali ang lumipas bago niya natukoy kung nasaan siya at kung bakit. At nang mawari niya ang rason, ay sabay siyang natuwa at nabahala. Naalala niya ang mga pangyayari ng nagdaang gabi. May nangyari sa kanila ni Justin sa beach. And then they went back to the house and did it all over again. Ilang beses nangyari yon sa magdamag, kaya ngayon ay nananakita mga kalamnan niya. Nasa tabi pa niya si Justin. Tulog na tulog ito. Mukhang napagod din ang husto. The memory of what they did made her smile. She loved him. Hindi niya pwedeng itanggi iyon. Hindi rin niya alam kung ano ang kahinat na nang nadarama niya. Ayaw na muna niyang isipin dahil parang masakit sa ulo na gawin yon. She would simply savor the moment that they were together. Balak sana niyang sumiksik sa binata, pero naisip niyang maganda siguro kung ipaghahanda niya ito ng espesyal na almusal. Bumangon na siya, at hindi inalintana ang pagrereklamo ng mga napuwersa niyang kasukasuan. Dinampot niya mga sablot niyang nagkalat sa sahig. At pagkatapos isuot ng mga yon, ay lumabas na siya sa kwarto at tumuloy sa kusina. Abala na si Ashley sa pagluluto, kaya hindi niya napansin ang pagkahul ni Brando. Lagi namang kumakahul ang asong yon. Lahat ng pwedeng kahulan ay kinakahulan nito. Mapabubuli, ibon, kahit yata sangang napalakas ang pagpagaspas ay pinapatulan nito. Pero pagkalipas ng ilang minuto ay hindi na rin niya natiis ang ingay nito. Inilapat lang niya sa plato ang omelet na iniluto niya bago nagtungo sa front door. Nasa labas ang aso, pinalabas niya kanina, at doon ito kahol ng kahol. Isang babaeng akmang aalis na ang napagbuksan niya ng pinto. Oh, good. Tila nagpapasalamat na bulalas nito nang makita siya. I thought no one was home. Hindi tagaroon ng babae. Sigurado niya yon. Para kasing may dugong banyaga ito at may accent din ng pananalita. Posibleng turista ito at naghahanap ng kung ano. You are looking for a place to stay? Tanong ni Ashley rito. Oh no, I am looking for someone. Napakunot noo siya. Someone? A guy named Justin Smith. Someone in town told me he's staying here. Hindi pa man gaanong rumihistro sa isip ng dalaga. Kung ano ang posibleng dahilan kung bakit hinahanap nito si Justin, ay naagaw ang atensyon niya ng tunog. What was the racket all about? Boses iyon ni Justin. Brando was barking his head off. And, Dana! Bulalas nito nang nakatayo na ito sa likuran niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig niya ang pangalang binanggit ni Justin. Justin! Anang babae. Nilagpasan siya nito para makapasok sa bahay. Huminto ito sa tapat ng binata. Nagtinginan lang muna ang dalawa. Si Dana ang unang nagsalita. Oh, Justin, I missed you so much. Same here. Ganti ni Justin. At nang sugurin ito ng yakap ng babae, ay hindi ito umiwas o umatras. One look at Justin's face was all it took for her to realize that the dream had ended. There was such tenderness and longing in his face that she felt her eyes started to mist. Halata sa itsura nito na nangungulila rin ito sa babae. At bakit nga ba hindi? Ina si Dana ng anak ni Justin. May pinagsamahan ng mga ito at malamang na continuation ng pagsasamang yon. Umaga na.
Gising na kaya dapat matauhan ka na, Ashley. Parang tinutuya siya ng diwa niya. Masyadong abala sa bisita nito si Justin, kaya hindi siya napapansin ito. Mabuti naman, hindi na niya dapat hintayin na mapatingin pa ito sa gawin niya. Dali-dali na siyang umalis, panay ang hagod niya sa ulo ni Brando. Sabi nila, nasa-sense daw ng aso kapag nalulungkot ang isang taong malapit dito. Mukhang totoo yon, dahil iniwan ng aso ang amo nito at sumunod sa kanya sa dalampasigan. Tinabihan siya nito sa pag-upo niya sa malaking bato. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya balak manatili roon. Ang importante lang naman sa kanya kanina ay ang makalayo sa dalawa. Ngayon ay parang ayaw na niyang umalis sa kinaroroonan niya. Ashley. Kasunod ng pagtawag sa pangalan niya ang paglapat ng kamay sa balikat niya. Oh, ikaw pala, Anya. We need to talk. Saad nito. She dreaded those words. Eh, hindi naman siguro kailangan. Parang nahuhulaan na niyang sasabihin ng binata. Makikipagbalikan ito kay Dana. Aalis na ito ng Pilipinas. Masakit yun sa tenga. Masakit sa kalooban. Kaya bakit kailangan pa niya yung pakinggan? But... Look, Justin, I am not who I seem to be. Saad niya. Napamulagat ito. Nagulat marahil ito sa pagsasalita niya. Who are you then? Don't tell me you're a reporter. Bulalas nito. No? Maagap na tanggi niya. Pero hindi rin totoo na pamangkin ako ni Manong Carmen. At naghihikahos kami kaya ako namasukan sa'yo. The truth is, I'm an avid fan. Ikunento niya ang totoo. Ang hindi na lang niya binanggit ay ang nararamdaman niya para dito. Amazing. Wika ng binata nang matapos siya. So let me get this straight. You were fooling my leg all along, pretending to be someone you're not? Anito. Not really. But I... Napaisip siya. Bakit pa ba niya itatama ang maling akala nito? Mas mabuti na nga sigurong inaakala nito. Kaysa ang mahulaan pa nito ang totoo na mahal na niya ito. Oh, what the heck? Maybe you're right. Naniningkit ang mga mata nito. You were fooling me all along? Pasumbat na tanong ni Justin. Yes. Simpleng saad niya. Hindi na siya nagbigay ng ibang paliwanag. And what happened between us? What was that? You were just having a lark? Is that it? Yes. Pinilit niyang sabihin yun. At ikinagat niya ang labi niya para huwag kumawala mula sa bibig niya ang paliwanag na nagpupumiglas na makalabas mula roon. Ngumiti si Justin. Isang ngiting gaputok man ay hindi umabot sa mga mata nito. You had your fun then. I hope it was worth it. Anito, hindi na siya umimik pa. It was fun for me too. Saad nito. Thanks for the experience. Pagkasabi niyo na iniwan na siya nito. All's well that ends well. Iginiit niya iyon sa isip niya. Tapos na ang magandang panaginip. Charged to painful experience na lang ang katangahan niya. Sa back door ng bahay siya dumaan para iwasang magkasalubong sila ni Justin. She didn't want to see him again. Ever. Pero ipinaglihi yata siya sa malas dahil nasa ikalawang palapag na siya ay hindi sinasadyang napatingin siya sa gawin ng ground floor. Tanaw kasi mula roon ang bulwagang kinaroroonan ng baby grand piano. Naroon sina Justin at Dana. Magkayakap ang mga ito. Hinahagod pa nga ni Justin ang buhok ng ex nito. Ex na malamang na maging GF uli niya. Giit ng isip niya. Angrily wiping the tears that sprung in her eyes, she quickly walked to her room. Pagkatapos ayusin ni Ashley ang pagkakasabit ng painting, ay humakbang siya palayo roon para mapagmasdan kung maayos ang pagkakalagay niya roon. It looked perfect. Isang amor solo print iyon. At unang kita pala niya sa art shop na suki niya ay naisip agad niya na babagay iyon sa reception area ng inn niya. Meadow Lane. Iyon ang tawag sa bahay pahingahang ipinatayo niya. Nasa Laguna yon.
malapit sa paanan ng bundok makiling. Iyon ang pinakabagong negosyo niya. And surprise, surprise, it was doing remarkably well. Halos 2 taon na yung bukas. At pagkalipas lang ng 3 buwan ng operasyon niyon, ay nagsimula na siyang kumita. Muntik nang ma-cardiac arrest ang daddy niya. Nang pag-uwi nitong galing sa pagliliwaliw, kasama ang bagong misis nito, ay i-discuss niya rito ang bagong business venture na naisip niya. Ayaw sana nitong pumayag. Mangangahulugan daw iyon na mamamalagi siya sa Laguna. Pero gusto rin niyang bigyan ito at ang stepmother niya ng privacy. Iginiit niya ang katwiran na yon. At may punto naman siguro siya. O kaya ay masyado na itong nakulitan sa kanya kaya pumayag din ito. Magkasosyo sila mag-ama roon at siya naman ang muntik na tuwa. Nang sumunod ngang mga buwan ay nakita niyang paangat ang kita ng inn. Pero the first time in history, she was not losing money. At ngayon nga ay papalapit na ang second anniversary ng inn. Ni isa sa mga negosyong binuksan niya ay hindi umabot ng ganoon katagal. Kaya masasabi siguro niya na sa wakas ay nahanap na niya ang linya niya. Aminado si Ashley. Nakatulong ang pagtira niya sa poder ni Justin para matukoy niya kung anong gusto niyang gawin. She liked being in a quiet place, one that was close to nature. Nag-enjoy rin siya sa paglilinis, pag-aayos at paggawa ng presentable na bahay, pati na sa paghahanda ng mga pagkaing aayon sa panlasa nito. The more she thought about opening an inn, the more excited she became. Iyon ay kahit pa nga masasabi niyang bittersweet ang alaalang dadalhin niyon sa kanya. Now against the odds, she was doing well. Hindi lang iyon sa career niya, kundi pati na rin sa emotional state niya. Ininda niya ng husto ang nangyari sa kanila ni Justin. Ewan kung ilang balding luha ang naiiyak niya ng dahil doon. At hindi naman siguro siya masisisi. For the first time din kasi ay na-inlove siya. Sa maling tao nga lang. Pagkagaling sa bahay na tinutuluyan ni Justin, ay dumaan muna siya kina Manay Carmen. Sinaid niya ang lahat ng acting ability niya para huwag ipahalata sa ex-yaya niya. Nakakatapos lang niyang pagsakluban ng langit at lupa. Sinabi niya rito na kailangan niyang bumalik sa syudad sa lalong madaling panahon. Dahil may taong kailangan siyang makausap. Sanay na ito sa kawirdohan niya, kaya hindi na ito nagtaka o nagduda pa. Gusto pa nga sana niya makasama ng kahit ilang araw ang dati niyang yaya. Pero saka na lang siguro niya ito dadalawin uli. Baka maisipan pa ni Justin na puntahan siya roon. Mabuti sana kung susuyuin siya nito. Isang bagay na ipagpalagay niyang imposibleng mangyari. Mas malamang na panunumbat ang magiging pakay nito. Kaya iiwasan na lang niyang maabutan siya roon ng binata. She never looked back after that. Sa abot na makakaya niya ay pinagsiksikan niya ang alaala ni Justin sa pinakadulong bahagi ng isip niya. Isinara na niya yon. Ipinadlock, saka itinapo ng susi. And then she went on with her life. Almost 2 years had passed. Sa loob ng panahong yon, ay wala siyang balitang nasagap tungkol kay Justin. Hindi rin naman siya nagtangkang maghagilap ng balita tungkol dito. Para sa kanya, sapat na iyong hindi siya sinusubukang hanapin o kontakin ng binata para matiyak na tapos na ang lahat sa kanila. Not wanting to dwell in the past, she poured all her attention and energy on her new business at magandang naging bunga niyon. Nang mapasulyap nga siya sa decorative mirror na nasa isang bahagi rin ng reception area ng inn, ay bahagya siyang napangiti. Larawan ng isang kontento. At may nararating na ring negosyante ang nakita niya. Naudlot ang pagsilip niya sa salamin sa pagtunog ng cellphone niya. Don't forget tonight, anang mensaheng galing kay Mamita. Napasinghap siya. Nakalimutan na nga niya yon. Mabuti't ipinaalala yon sa kanya ng lola niya. May party silang dadaluhan nito. Birthday year ng amiga nito. Pero ang isa pang pakay ng pagpunta nila sa salo-salo ay ang pagpapakilala sa kanya sa apo ng amigo nito. Galing sa Germany ang lalaki. Ilang taon din itong doon na nirahan dahil sa trabaho nito sa isang car manufacturing company roon. Kailan lang siya nagpa siyang muling sumabak sa pagde-date. Sa kabila ng pangungulit ni Mamita, ay pinili niya magpakamongha muna. She didn't want to get involved in a rebound romance. Tiyak namang hindi magandang kalalabasan niyon.
Ganoon na nga mismo ang nangyari sa kanila ni Justin. Naging rebound romance siya nito at hindi niya ikinatutuwa ang kinalabasan niyon. Kaya bakit pa niya iyon gagawin sa iba? Pero kahit naman ang isang patay ay ipinagbababang luksa pagkalipas ng isang taon, kaya panahon na rin siguro para tuluyan na siyang mag-move on. And so she agreed to her grandmother's insistent demand that she meet his so-called wonderful guy who would be perfect for her. Para mangyari iyon ay kailangan na niyang itigil ang pagpo-pose sa harap ng salamin at magmadali na. Babiyahe pa siya sa Maynila dahil sa syudad din gagawin ang pagtitipon. Hinanap niya ang assistant niya at pagkatapos ng sangkatutak na bilin dito ay sakalang siya umalis. "Let me see you," ani mamita. Sa kanya mabilisan itong pinasadahan ng tingin. Nasa party na sila at kaalis lang ng mga kabeso-beso nito para makipagbeso naman sa natanaw na kakilala ng mga yon. "Parang maputla ka. Nag-blusher ka ba?" "Mamita, I look okay. Isa pa, kung hindi magustuhan ng apo ng friend nyo ang makikita niya, walang kaso ron," sagot niya. Iningusan siya nito. "It's that attitude of yours that is making it hard for you to find a husband. Masyado ka nang ampihikan, may attitude ka pa. When will you ever fall in love, ha?" Something is stabbed at her heart. Sa komentong iyon ng lola niya ay bigla niya naalala si Justin. She remembered the time she fell in love. Wala nga lang nakakaalam ng panahong iyon, maliban sa kanya. Umiral na naman ang pagka-best actress niya dahil nagawa niyang umiti. "Darating din siguro yun, mamita. Huwag kang magmadali. Mamaya niya kapag ikinasal na ako, saka kaiiyak-iyak habang sinasabing wala ka ng baby." Napangiti rin ang lola niya. "You know me so well," anito. "I think..." Naudlot ang sinasabi nito. Naging alerto bigla. "Nandyan na siya." Mahinang bulalas nito. "Smile, Ashley. Oh, there you are. Kanina pa kita hinahanap." Anang isang babaeng halos kasing edad ni mamita. Kasing porma at asta rin ito ng lola niya. Kumikislap ang diamond earrings na nakasabit sa magkabilang tenga nito. Humahalimuyak ang amoy ng mamahaling pabango nito. "Zenny, you've met my granddaughter, right? You remember her?" Ani mamita. "Of course I do. How are you, iha?" Baling ng kaibigan ng lola niya sa kanya. "Mabuti naman po ako. Kayo?" "As prettier as ever," anito, na sinundan ng mahinang halakhak ang sinabi. "Happy birthday nga po pala," bati niya rito. "Thank you, iha. I'm glad you and your mamita could make it. I have a special guest tonight. You know, he's a friend of one of my grandsons. Anyway, I would also like to introduce to you my grandson. This is Peter. Peter, this is Ashley." Nagkamayan sila ng lalaki. May itsura ito. He was tall, dark, and handsome in a brooding sort of way. But he didn't tickle her fancy in any sort of way. Sayang. Bago pa man sila magkaroon ng chance ang mag-usap ng lalaki, ay may isang grupo ang dumating. Nagsilapit ang mga ito sa amiga ng lola niya. Mukhang mga apo lahat ang mga ito. Pagkatapos batiin ang mga itong matanda ay si Peter ang pinagkaguluhan ng mga ito. "Long time no see, cousin," anang isa. "Mukhang hiyang sayo ang Germany. Kamukha mo na si Hitler," biro ng isa pa. Parang sumakit bigla ang ulo niya. Naiingayan siya sa hindi niya mawari. Naging tunay na mongha na yata siya na gustong mapag-isa. "Excuse me," pasintabi niya sa mga kausap. Bago pa siya mausisa ng lola niya ay mabilis na siyang umalis. Ilang minutong pananahimik lang naman ang kinailangan niya para mabawi ang voice niya. Nag-retouch lang siya ng make-up. Kapag kuwan ay hinanap na niya ang lola niya. Sa isa sa mga mesang nakaset up sa hardin niya ito natanaw. Kinawayan siya nito.
Nakahinga siya ng maluwag na makitang hindi nila kasalo sa mesa ang lalaking ipinakilala sa kanya. Wala siya sa mood makipag-beautiful eyes dito. Nadiskubre niya. Parang masyadong malaking effort yun. Ba't bigla ka nagtatakbo? Hindi mo type si Peter, no? Pabulong na usisa ni Mamita na nakaupo na siya sa tabi nito. Hindi naman sa ganun, Mamita. Wala lang po ako sa mood. Anya, napailing at napapalatak ito, pero hindi na siya sinermonan. Kain na tayo, I'm starving. Imbis ay wika nito. Masarap ang handa at gumagana naman ang taste buds niya. Na-enjoy niya ang pagkain. Naupakan na nga niya ang dessert na chocolate cream fudge nang may magsalita sa entablado. Good evening, everyone. Anito. First of all, I would like to thank you all for being here. It's nice to see that many people care about our grandma. Anyway, we, her grandkids, have a surprise for her. We hope this would be entertaining for you as well. We invited a friend to serenade our grandmother, and he willingly obliged. So everyone, let's give a hand to this man with tons of talent. We're very much honored to have him here with us tonight. He's none other than renowned concert pianist, Justin Smith. What? Parang mahihimatay si Ashley ng mga sandaling yon. Naniga siya sa kinauupuan niya. Kasabay ng pag-alingawngaw ng palakpakan ay namatay ang mga ilaw. Ang sumindi ay ang malaking spotlight na tumanglaw sa piano na nasa gitna ng entablado. Nahigit niya ang kanyang hininga nang makita ang lalaking naglalakad papunta sa piano. Mas una pa yata itong nakilala ng puso niya kaysa ng mga mata niya. Her heart seemed to jump from her chest when she saw the guy. At noon niya natuklasan na hindi pala niya naikandadong maihi ang bahagi ng puso niya na pinagsidlan niya ng mga alaala at damdamin niya para rito. The door was suddenly flung open, and she seemed to be drowning in the deluge of bittersweet memories. Hinagip niya ang baso ng tubig na nasa harap niya. Nilagok niya ang laman niyon sa pagtatangkang payapain ng humihilab niyang kalooban. Kung pwede lang niyang lunurin ang sarili niya sa isang basong tubig ay ginawa na niya. Umupo sa harap ng piano si Justin, at pagkalipas ng ilang sandali ay nagsimulang pumailanlan sa hangin ang musikang likha ng mga kamay nito. Kahit anong pigil niya sa luhang umamba agad na sumungaw sa mga mata niya, ay hindi siya nagtagumpay. May mga bagay palang hindi kaya ng willpower lang. Nakawala ang mga luha at binasa niyo ng mga pisngi niya. Mabuti na lang at may kadiliman sa kinaroroonan niya. Gusto sana niyang umalis. Ayaw na niyang makinig. Pero hindi rin naman niya magagawang umalis sa kinauupuan niya. Hindi lang iyon sa ayaw niyang makaagaw ng pansin. Dahil para din siyang idinikit sa silya niya. Ilang piyesa ang tinugtog ni Justin. At bawat isa sa mga yun ay may binubuhay na kung ano-anong damdamin sa kanya. Kaunti na lang siguro ay mapapahugulgul na siya ng tuluyan. Ang damdamin kasing pilit niyang kinalimutan magmula nang magkahiwalay sila ay todo-todo ang pagpaparamdam ngayon. Akala niya ay okay na siya, na nagtagumpay na siya sa pagpapalayas dito sa puso niya. Ngayon niya nadiskubring maling-mali siya ng akala. She loved Justin as much as before. Iyon nga lang, wala pa rin siyang halaga rito katulad ng dati. Baka nga mas matindi pa ngayon dahil ang tagal na nilang hindi nagkita. Posible pa nga na nakalimutan na siya ng binata. Baka mag-asawa na ito at si Dana. Ang sakit isipin niyon. Taking deep breaths, she managed to somewhat rein in her emotions. Pero kung kailan naman siya bahagya ng nakaka-recover, ay saka nagsalita ang lalaki. This next piece I would be playing is quite special to me. Saad nito. His voice sounded so dear to her. Parang hinalukay ang mga lamang loob niya nang marinig niya yon. Muli ay nanikip ang dibdib niya. I composed it myself and I have to tell you, I don't do that very often. I only do it when something moves me so deeply that I feel the need to express it through music. I did this piece with a special someone in mind. A woman who means a great deal to me. Muntik na siyang mapaigik sa hapding tumagos sa puso at kaluluwa niya.
Parang nahuhulaan na niya kung sinong tinutukoy nito. Bakit ba naman kasi kailangan pa nitong ikwento ang kung ano-ano at hindi na lang ito basta tumugtog? I love her and I want her to be with me for life. This is my tribute to her. Kasunod na yun ay muling tumugtog si Justin. Mahusay ang binata, walang duda roon. Hindi naman siguro ito sisikat kung hindi. Pero sa pagkakataong yun ay may kakaibang tamis ang musikang nililikha nito. Love, tenderness, longing those were the emotion it seemed to speak of, like the music he composed for his daughter. This one was so lovely it brought fresh tears to her eyes. Pero ang lalong nagpadami ng luhang bumabalong sa mga mata niya ay ang kaalaman kung kanino laan ang musikang yun. I did this piece with a special someone in mind, a woman who means a great deal to me. I love her and I want her to be with me for life. Iyon ang sabi nito. Sino pa bang tinutukoy nito kundi si Dana? Lucky, lucky woman. Wika ng dalaga sa sarili. Hindi na niya kaya. Kung magtatagal pa siya roon, kahit may kadiliman ay malamang na mapansin na ng mga kasama niya sa mesa ang pag-iyak niya. Nagkukumahog siyang tumayo. Excuse me. Anya at umalis na. But even as she ran, the music seemed to be chasing her. At parang hindi rin makatiis ang mga mata niya na huwag tapunan ng isa pang sulyap si Justin. Nang nasa bahagi na siya ng labas, na sa lugar na laan sa salo-salo, ay saka siya huminto. Tinanaw niya si Justin sa malayo. Tapos na ito sa pagtugtog nito. At kasabay ng masigabong palakpak ang nagpapakita ng kasiyahan ng mga nanonood dito, ay sumindi ang ilaw. Happy birthday to Ma'am Zenny! Anito. And then he happened to glance her way. Napansin malamang siya nito dahil nakabukod siya sa lupon. Tumitig ito sa kanya. Kung nakikilala siya nito, hindi niya alam. Dahil sa sumunod na sandali, ay ibinalik na nitong pansin sa mga bisita. Agad na rin siyang kumilos. Mabilis sa mga hakbang na naglakad siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hinayaan lang niyang dalhin siya ng mga paa niya kung saan nais ng mga yon. Nagulat pa siya ng matagpuan niyang nasa likod bahay na siya. May fountain sa isang bahagi niyon. At doon siya humantong. Sumasakit ang kalooban niya. Habang nakatanaw siya sa tubig na bumubuhos mula sa bangandala ng kerubin. I didn't expect to see you here. Muntik na siyang magdive sa tubig na nakapaligid sa fountain nang may magsalita mula sa likuran niya. Lalo pa dahil pamilyar iyon sa tenga niya. Ashley. Dumantay ang mga kamay ni Justin sa balikat niya. Pumihit siya paharap dito para makalayo siya ng kaunti. Sa posisyon kasi nila ay nasa mismong likuran lang niya ito. That was a lovely piece. Pinilit niya ang sarili na sabihin yon. It was meant for a lovely woman. Anito, ilublob ko kaya ito sa tubig, sa loob-loob niya. Ipamukha pa ba iyon sa kanya? I'm sure she loved it. Anya, I don't know. I haven't asked her opinion about it yet. Oh well, I'm sure she would. Kung totoong nagdurugo ang pusong nasugatan ay malamang na naglalawa na ang puso niya ng mga sandaling yon. Did you? Anito. Did I what? Like it? Maganda, pero hindi ang opinion kong mahalaga, kundi ang babaeng pinag-aalaya mo niyon. She is one special woman. Pahayag pa ni Justin. Tumingin pa ito sa kawalan na tila inaaninag nito sa diwa ang tinutukoy nitong babae. Napaka-clueless naman ang lalaking ito. Hindi ba nito naisip kung gaano kasakit sa kanya mga sinasabi nito? Well, kung hindi nito naisip, patunay lang siguro iyon na dapat siyang manalo ng Best Actress Award. Dahil ang ibig sabihin niyon ay hindi nito nahalata kahit kaunti na may pagtingin siya rito. Isa pa, sinabi nga niya rito noon na isang paglilibang ang ginawa niya rito. And I want to spend the rest of my life with her. Dagdag pa ni Justin. Eh, bakit hindi mo gawin? Mataray na sabi niya. I was meaning to but I haven't had the chance yet. Ang bagal mo naman. Nasaan ba kasi siya? She was away. Oh? Hindi niya alam ang life story nito at ni Dana. Kaya wala siyang ideya
kung nasaan ang babae o kung bakit ito wala. Pero dapat pa ba niyang malaman iyon? Besides, I wanted to be sure. I mean really sure of my feelings for her. Okay. Sabi na lang niya. Enough already. Sigaw ng kalooban yung bugbog sarado na. O paano? Umakma siyang iiwan na ito. Sapat na siguro na nasilayan uli niya ito. Sana iyon na ang huling pagkakataon para magkaroon siya ng closure. Wait. Hinarangan siya ng binata. Oh, bakit? I need to tell you something more. Anito. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Ano pa? Tanong niya. The song's title. Sabi nito. O siya, pagbigyan na wika pa niya sa sarili. Ano yun? Tanong niya. My love for Ashley. Gulpe, gusto mo? Kusang lumabas sa mga katagang yun sa bibig niya. Pambihira naman kasi. Ano yun, lokohan? Lumungkot ang anyo ng binata. I'm sorry. Mabilis na wika nito. I should have realized you wouldn't be happy about that. Oo, tama ka. Bakit mo gagamitin ang pangalan ko bilang titulo ng musikang ginawa mo para sa ibang babae? Seryoso na wika ni Ashley. Napatitig ito sa kanya. I wrote that for you, Ashley. Ha? Huh? Isang ngiti ang nagsimulang sumilay sa mga labi nito. I love you. Mahal na mahal kita. Malambing na wika ni Justin na nagpalito sa dalaga. But, you said. Oo, sinabi kong mga walang halagang bagay. But that's just because I didn't want you to find out what I really feel. Really feel? Okay ka lang. May Dana ka na, diba? Dana was my ex. And she still is. Ano ka? Nakita ko kayo. Of course I was surprised to see her. And a bit glad too, I have to admit. But what we had, well, it's over. Wala na yun. Not with Moira. But that was the beginning of the end. Kaya nga siguro't depressed din ako. Not only did I lose my daughter, I lost her mother as well. And the second one is harder because it was my choice not to be with her anymore. I was in a bad place when you found me, like the house. My heart was dark and dreary. But you brought sunshine and laughter into my world. You made me want to be a part of living once more. And you brought back my love and passion for my music. How can I not fall for someone like you, Ashley? And then you told me you were just having a lark. Medyo napahiya ang dalaga. Eh kasi nga akala ko gusto mo pa si Dana. It showed in your face that you still love her. Katuwiran niya. That was most likely your imagination. How can something I don't feel show in my face, huh? Ewan. Pakli niya. Kinabig siya nito. Itinaas nito ang mukha niya. I used to love her, but that was in the past. My heart found a new love and this time, I won't let go. Ikaw na ang babae sa puso at isipan ko. Ah, kaya pala nantais mong lumayo ng 2 taon. Mahirap na hindi manumbat. Naging miserable siya sa loob ng panahong yon. Hindi lang niya ipinahalata kahit kanino, maski sa sarili niya. Dahil nga gusto ko, sure na sure ako. Because this time around, I would want to marry the woman I love. Marry? Yes, marry. As until death do us part. I love you, Ashley. And if you would have me, I want you to be my wife. Ikaw ang babae na gusto kong makasama sa habang buhay. Malambing panawika ni Justin. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Napabaling sila pareho sa pinagmulan ng tinig. Si Mamita ang nalingunan niya. Oh, Justin, ikaw pala. Anito nang makita ang mukha ng lalaki. My good friends was just telling me everything about you. Good evening, ma'am. Bati rito ni Justin. Why are you holding my granddaughter's hand? Mamita,
Nagtangka siyang sumingit, pero itinaas ni Justin ang kamay niya para pigilin siya. Ma'am, I am doing that because I love her, and I just asked her to marry me. Marry you? Nanlaki ang mga mata ni Mamita. Mamita kasi, nagsimula na naman siyang magsalita, pero sa pagkakataong yun ay si Mamita naman na nagtaas ng kamay nito. Well, what did she say? Tanong nito kay Justin. She hasn't given me her answer yet, Mom. Noon tumingin sa kanya si Mamita, nakataas ang isang kilay nito. Ano pang hinihintay mo, Apo? Tila ipinapahiwatig nito. Gusto kong mag-isip muna, Mamita. Wika niya. That's good enough for me, ani Justin. Pero kahit iyon ang sinabi niya, ay may ideya na siya sa isasagot niya. Teka, nasaan pala si Brando? Bigla niyang naalala ang aso nito. Noon pa niya naisip iyon, pero may iba pang mga bagay na nagpapagulo sa isip niya. That log was instrumental in bringing the two of them together. Karapat dapat lang na maalala niya ito. He's at my aunt's place in Alabang. He's not really mine as in mine. I just borrowed him because he kept following me around when I was staying with my aunt. Oh, nasa Pilipinas pala siya? We can visit him if you like. Sige, maiwan ko muna kayo. Sabi naman ni Mamita. Yes. Narinig yung impit na sigaw nito nang malayo na ito sa kanila. Napasuntok din ito sa hangin. And she felt like doing the same thing. More so when Justin looked deeply into her eyes. And in his eyes, he saw all the love and longing that she, too, was feeling. We'll make beautiful music together, you and I. Anito, kasunod niyo na ipinadama ng binata sa kanyang halik, na ang tagal-tagal niyang pinangungulilaan. Yes, we will, sang-ayon niya. At buong puso niyang tinugon ang halik nito. Ilang sandali pa ay siya ang kusang tumapos ng halik na pinagsaluhan nila. Tumingala siya sa binata at tiningnan ang mga mata nito. Akala ko noong una, paghanga lang na darama ko para sa'yo. Kaya pumasok akong kasambahay mo. Gusto ko lang mapalapit sa'yo. Pero habang tumatagal na magkasama tayo, dun ko napagtanto na unti-unti na ako nahuhulog sa'yo, Justin. Hanggang sa hindi ko namalayan na mahal na pala kita. Sorry kung bigla akong nawala. Akala ko kasi babalik ka na kay Dana. Shh, honey. Pigil ni Justin sa mga nais pa niyang sabihin. Bago pa siya dumating muli sa buhay ko, ikaw na ang laman ng puso ko, Ashley. Alam ko na hindi ako perpektong lalaki pero handa akong gawin ang lahat ng para maging karapat dapat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita, honey. Buong puso pa na wika ng binata. Hindi na natiis ni Ashley. Siya na ang kusang yumakap ng mahigpit sa binata. Yes. Papakasal ako sa'yo, Justin. Ikaw lang gusto kong makasama sa buhay. Naiiyak na wika niya. May ngiti naman sa labi na tumingin sa kanya ang binata. Sobra mo akong pinasaya, honey. Pangako, hindi mo pagsisisihan na mahalin ako. At makalipas nga ang ilang buwan, ay isang engranding kasalang naganap. Napakasaya ng bawat pamilya, lalo na ang Mamita ni Ashley, dahil sa wakas ay nahanap na ng kanyang apo ang tamang lalaki para dito. Masaya at puno ng pagmamahala ng pagsasama ng mag-asawa, mas lalo pang lumago ang negosyo ni Ashley, habang masumikat at nakilala pa si Justin sa larangan ng musika. Pero kahit gaano nila kabisi na mag-asawa ay hindi naman nila pinababayaan ang pagsasama nila. Dahil sa bawat oras na magkasama sila ay andun ang init at kilig na silang dalawa ang nakakapagbigay sa bawat isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.